Tunghayan natin ang mga kwentong hatid ng MAZ Stories. Part 1. Patuloy ang masaganang pagdaloy ng luha ni Carla habang tinitingnan niya sa side mirror ang mansyon ng kanyang lolo. Nasa kotse na siya na mga sandaling yun. Matapos mag-walk out sa study, hindi pa man natatapos basahin ni Attorney Franco Santilla ng last will and testament ni Don Felipe de Castro, ang bilyonaryo niyang abuelo. Pakialamerong abuelo rather. All her life, she had conformed to his wishes. Lahat ng desisyon niya, hinayaan niyang panghimasukan nito. Ang eskwelahang papasukan niya, ang kursong kukuhanin niya, ang mga tipo ng lalaking manliligaw sa kanya. Lahat kailangang aprobado nito. At nagising na lamang siya isang umaga na hindi na siya may control sa kanyang buhay. Still, she didn't mind. Nakikita naman niyang napapabuti siya kahit manipula na nito maging ang personal niyang buhay. At hindi niya akalaing hanggang sa huling sandali ay may iniwan pa rin tong kautosang kailangan niyang suntin. Kung hindi, ay malaki ang mawawala sa kanya. Wala siyang pakialam sa yaman. Ang isla lamang ang mahalaga sa kanya. "How I hate you, old man," usal niya habang tinutuyo ang basa niyang mukha. Nasasabi niya lamang yun dahil talagang sukdulan ang ginawa nito. But deep within her, she loved him. Yes, despite everything. Ang abuelo na naging tanging pamilya niya mula nang 10 taong gulang pa lamang siya at mamatay sa plane crash ang mama niya. Nag-iisang anak nito. Ang kanyang ama hindi na niya nakilala pa. At ayon sa Don, patay na rin daw ito. She grew up being his princess. He had given her everything, even unwanted luxuries. Hindi rin ito nagkulang sa aruga at pagkalinga sa kanya. Kaya labis ang respeto at pagmamahal niya sa abuelo. Bilang gante, sinusunod niya lahat ng pinapagawa nito ng walang anumang reklamo. Years passed. She graduated with a degree in hotel and restaurant management. Kursong pinili rin ng lolo niya. Isang buwan lamang pagkatapos ng kanyang graduation, may trabaho na naghihintay sa kanya sa isang kilalang hotel sa Macau. Hindi niya tinanggap ang alok dahil nais niyang dito sa Pilipinas gamitin ang kanyang nalalaman at ayaw niya ring iwan ng matanda. Punong-puno siya ng kumpiyansa sa sarili na mag-apply siya sa mga kilalang hotels and restaurants sa bansa. Gusto niyang patunayan sa sarili na magagawa niyang umangat sa sarili niyang kakayahan, hindi dahil apo siya ng isang bilyonaryo. Kaya hindi niya ipiniling pumasok sa kumpanyang to. Pero sunod-sunod na rejections ang natanggap niya. Lahat ng hotels at restaurant na sinubukan niyang pasukin, hindi siya tinatanggap. Halos pare-pareho lamang ang dahilan ng mga to. May natanggap ng iba. Hindi siya naniwala dahil confident siya sa kanyang credentials at may kutob siyang may taong nasa likod ng lahat. Hindi nga siya nagkamali. Ang impluwensya ng lolo niya ang dahilan. Matapos malaman ng lahat, umiiyak niyang kinausap na ng masinsina ng abuelo. Doon niya nalaman na ang nais pala nito ay hasain siya bilang kapalit nito sa hinaharap. Hindi niya pinangarap na maging business magnate. Simpleng buhay lamang ang nais niya. Yung walang masyadong pressures at sakit ng ulo. Pero si Don Felipe, siya pa rin ang nasunod. Nang sumunod na mga buwan, nakita na lamang niya ang sarili. Nag-aaral sa isang culinary school sa Europa. At pagbalik niya ng Pilipinas, naisan na siyang chef. Ang abuelo naman ang naging final instructor niya. Ng mga actual lessons tungkol sa imperyo nito na nahahati sa real estate at food investments. Ang DJ Foods, isang kilalang restaurant sa Pilipinas na may franchise sa iba't ibang bansa sa Asia, Europa at South America, at ang DJ Estates na nasa likod ng nangungunang residential subdivisions at condominium properties sa bansa.
Pagkalipas ang 2 taon, marahil sa tingin ni Don Felipe ay handa na siya sa lahat kaya nagawa na nito ang silent exit na madalas itong sabihin sa kanya nun. Ayon dito, kapag dumating na ang oras na iiwan siya nito sa mundo, gagawin nito yun ng tahimik. Nangyari nga ang sinabi nito nang matagpuan niya itong wala ng buhay sa silid nito isang umaga. Noong una, inakala niyang natutulog lamang ang matanda. But when she touched him, there was no sign of life. Inatake ito sa puso habang natutulog. Humagulhol na lamang siya at mahigpit itong niyapos. 4 days later, dumating sa mansyon ang trusted lawyer nito upang basahin sa kanya ang last will and testament ng kanyang abuelo. Sa umpisa pa lamang ng basahan, ay kinabahan na siya. Inaasahan na niyang kahit wala na ang abuelo, may iniwan pa rin itong instructions na kailangan niyang sundin. Nakahinga siya ng maliwag nang halos patapos na nitong basahin ng will at wala naman siyang narinig hindi ka nais-nais. Half of the Castro wealth was hers legally, bilang mana niya sa yumaon niyang ina. At ang kalahati na nananatiling pag-aral ng abuelo ay iniiwan din ito sa pangalan niya. Liban sa ilang porsyento na para sa pinagkakatiwalaan nitong manggagawa at sa paborito nitong mga charity institutions. So, that was all, Tito? Aniya sa kausap na para na rin niyang ama. Binata pa lamang ito ay abogado na ng lolo niya. Diamond Carla. Mababa nitong usal sa buo niyang pangalan. Correction. Carla, Tito. Hindi niya gustong tinatawag siyang Diamond dahil pakaramdam niya ba't tusi at hindi tao? Hindi pa tapos. There is an attached addendum. Addendum? What? Bulalas niya at napatayo mula sa silya. Nanlalaki ang mga mata niyang nakatitig sa abogado. Humabog ng husto ang dibdib niya. May kutob siyang hindi niya magugustuhan ng mga susunod niyang maririnig. You mean there's an attached stipulation? Gusto niyang manghina? Yes. Half of the entire De Castro wealth is legally yours. Hindi maaring galawin ni Don Felipe. Pero ang kalahati, iha, maaring mawala sa iyo kung hindi mo susundin ang nilalaman ng... No! Makakabuting pakinggan mo ang babasahin ko. Carla, wala siyang nagawa kundi pakinggan ng abogado. Pero mas masama pa kaysa sa inaasahan niya ang nakapaloob sa stipulation. Kailangan niya magpakasal sa loob ng 1 buwan o mawawala sa kanya ang kalahati ng kabuuan niyang mana. Not the Diamond Island. Nanlulumang usal niya at nangihinang napahawak sa mesa. Kasama sa mga properties na mawawala sa kanya, ang binigit niyang isla na matatagpuan sa Mindoro. No! Nagsimula na pumatak ang luha niya. She could afford to lose all her inheritance, but not the island. That place held so much happy memories. Doon niya halos ginugol ang kabataan niya kasama ang kanyang ina at abuelo. Binili iyon ni Don Philip sa mismong araw na isinilang siya. At ang islang iyon, ang saksi sa mga paglalaro nilang mag-ina, sa pamamangka at pamimingwit nila ng Don, sa paggawa niya ng mga kastilyong buhangin. No, Tito! Nagsunod-sunod ang patak ng luha niya. Hindi maaring mawala sa akin ang islang sa akin mismo pinangalan ni Mama. Akin ang islang yun. And no, no NGO can claim it. She cried. Yun ang nakapaloob sa stipulation sakaling hindi niya magawa ang nais ng lolo. At ang iba pang natitirang ari-arian ay may kani-kaniyang nagmamana kapag hindi niya nagawa ang kondisyong nasa testamento. Kung ganun, kailangan mong gawin ang nakapaloob sa... How I hate this manipulation. Alam ni Don Felipe na hindi niya hahayaang mawala ang isla. Kaya marahil, yun ang ginamit nito para mapasunod siya sa nais itong mangyari. Ipapakasal siya sa isang estranghero na kahit kanino ay hindi pa niya nakikita. Carla, iha, hindi na niya naintindihan pa ang mga sumunod nitong binasa.
Maging nabanggitin nito ang pangalan ng estranghero na kailangan niya pakasalan, bahagya na lamang niyang narinig. Hindi na nag-sink in sa kanya. Umiiyak na tumakbo siya palabas ng study upang iwan ng abogado. At lahat ng kalokohang narinig niya. Kung sana nga isang kalokohan lamang ang lahat. Carla, magkahalong ekspresyon ng pagtataka at pag-aalala ang mababakas sa mukha ni Wilbert nang makita siya. Dahil wala na siyang alam na pupuntahan at wala naman siyang nobyo sa kasalukuyan, nagtungo siya sa bahay nito. Tulad niya, chef din ito at nagkakilala sila sa Europe. Pinuntahan niya ang lalaki para may makausap. Pakiramdam niya kasi, sasabog na ang utak niya dahil sa nalaman niya kay Atty. Santillan. Gulong-gulo siya. Hindi niya gusto magpakasal sa kung sino mang pilato na yun. Pero hindi rin niya nais mawala sa kanyang isla. May kasama ka ba? Tanong niya. Babae ang tinutukoy niya. Wala. Tuloy ka, anong nangyari sa'yo? I'm in a damn trouble, Wilbert. I guess so. Parang isang linggo ka umiiyak nang walang tigil ah. Nila na siya nito papasok sa bakuran. Nang sumunod na mga sandali, natagpuan niya ang sarili naglalahad ng saliubin dito. Nanatiling nakikinig lamang si Wilbert at hindi ito nagsasalita ng kahit ano. Anong plano mo? Anito pagkalipas ng mahabang katahimikan matapos ang paglalahad niya. Kaya nga ikaw ang naisip kong puntahan eh. Ikaw ang pinakasensible sa mga kaibigan ko. Any advice? Napamutong hininga to. Given the disastrous wealth, magagawa mong bumili kahit isang daang isla pa, Carla. Anito at tumabi sa kanya sa malambot na sofa. Hinagot-hagot nito ang likod niya. Samantala kung magpapakasal ka sa lalaking may dulo ng buhok ay hindi mo pa nakikita. Nakataya ang panghabang buhay mong kaligayahan. Yeah, at ayon sa stipulation, no annulment to follow. At kailangan rin namin magsama sa isang bubong sa loob ng 4 na taon. When I turn 30, saka pa lamang ako maaaring mag-file ng annulment. Talagang gusto ni Lolo ang lalaking yun. And who is he anyway? Anak raw ng best friend niya? Best friend na minsan nagligtas ang buhay niya nung kabataan nila. At nasa gera sila. Former US soldier si Lolo. Minsan na niyang naikwento sa akin yun nung bata pa ako. After the war, nagpasya silang umuwi ng Pilipinas. Ang negosyo na ang kanya-kanyang pamilya ang hinirap nila hanggang sa nakamitil ang yaman at impluwensyang hagan nilang pareho. Napagkasunduan raw nila nung mga binata pa sila na para hindi maputol ang kanilang ugnayan. Ipakakasal nila ang kanilang anak sa hinaharap. Ayon kay Lolo nun, rebelde at spoiled raw si Mama. Hindi niya alam na may boyfriend na pala to. And soon, she carried me in her womb. Kaya ba hindi natuloy ang matandang kasunduan sa first generation? Yeah, I guess. Pero wala nang nabanggit pa si Lolo tungkol dun. Akala ko hindi naaabot pa sa akin ng kasundo ang sinasabi niya. Oh my God, magpapakasal ako sa isang lalaking na hindi ko kilala, Wilbert. Is this a pure insanity? At namamasa ang mga matang tumawa siya ng mapakla. But that stranger cost half of Grandpa's empire. Tumulong muli ang luha niya. At kasama na rin ang Diamond Island na alam kong alam ni Lolo na hindi ko hayaang mapunta sa iba. Nakakaunawang kinabig siya ni Wilbert nang lalo pa siyang umiyak. You still have weeks to think, right? Yeah. I'll suggest 2 things. Magagawa mo bang iwan ang mga negosyo ng lolo mo? Alam ni Tito Frank ang dapat gawin habang wala ako eh. Good. Then give yourself 2 weeks to forget all this. Unwind. Go somewhere else. To places you've never been before. Gawin mo lahat ng gusto mong gawin. Be free. Then after 2 weeks, bumalik ka at harapin ang lahat ng to. Talk to Attorney Santillan. Tell him to check the man. Pagbalik mo, basahin mo ang investigator's report tungkol sa kanya. Then meet him. Kilalanin mo ang lalaking yun. Kung sakasakaling magpapakasal ka dahil hindi mo kayang mawala ang kalahati ng mana mo,
or mas tamang sabihin ang isla lang? Marry him. Total naman nagawa mo ng lahat ng gusto mong gawin sa loob ng 2 linggo na ibibigay mo sa sarili mo. Napatitig siya sa kaibigan at napaisip. Then slowly a smile appeared on her lips. At niyepos niya to. Paano na lang ako kung wala ka? He pinched her nose. Hindi ako mawawala sa'yo kaya paano mong malalaman? At hinigpitan nito ang yapos sa kanya. Ang uri ng yakap ng isang kuya sa nakababata nitong kapatid. Bakit pa hindi na lang naging ikaw ang apo ng best friend ni Lolo? At ang lakas naman na naging pagtawa nito. Samantala, halos ibagsak ni Renz ang malaking katawan sa malapad na kama. Ipinikit niya ng mariin ang mga mata at mabigat na napabuntong hininga. Nang nagmulat siya, natumabad sa kanya ang kisame kung saan nakaguhit ang magagandang ulap at ang asul na dagat, muli siyang napabunot ng hininga. Ang seashore view sa kisame sa silid niya ay pinaguhit pa niya sa kaibigan niyang artist na nakilala niya sa beach na isa sa mga tourist spots sa Sorsogon. Nasa kabilang bahagi lamang ng isla ang nabili niyang resort. Ilang taon na ang lumipas. Ang view sa kanyang kisabay ay ganaya lamang sa larawang kuha niya sa resort. Pakiramdam niya nawawala ang pagod niya kapag nakatitig siya sa view na yun. Subalit ngayon, pakiramdam niya lalo lamang dumadagdag ang payapang larawan ng karagatan sa emptiness na nararamdaman niya. He suddenly felt old and tired. And he realized just how his life was damn boring. Kagagaling lamang niya sa isang high school reunion ng batch niya. At doon, muli niya nakita ang halos lahat ng mga kaklase niya pagkatapos ng 15 taon. Mahigit kalahati ng mga kaklase niya ay matagumpay sa larangang pinili. Ang iba naman ay hindi pa pinalad na magtagumpay financially. Pero masaya naman sa mga piniling landas. And one thing he noticed, halos lahat ay may pamilya na. Ang ilan ay may mga anak na. May mga ikinasalamang at mga natitirang hindi pa nagsisettle down ay kasama naman ng mga nobyo at nobya. Meaning, may mga maganda at seryosong relasyon ng mga to. And pity on him, he was the only one who came without a companion. Suddenly, he felt he was unlucky. Everyone seemed happy and contented with their lives and careers. Well, he just realized despite his success, his life was meaningless and boring. And he realized too, he wasn't even happy. Muli siyang napabunot ng paghinga. Ang mga nakalipas na taon sa buhay niya ay ginugol niya sa pag-aaral sa States. At 21, he was an IT specialist. At 22, he had his first million peso bank account. At 24, he finished a degree in business. And at 25, he owned a beautiful resort in Sorsogon. At 26, he was elected as the corporation's president. And now, at 29, he was unhappy and bored. And he felt worthless. Alright, he possessed the wealth any man would die for. The charm that made even the goddesses swoon. But what else? He had no serious relationship and he was getting old. Ang mga babaeng dumaan sa buhay niya na hindi na niya mabilang ay pulos panandali ang affair lamang. Didn't even last a month. Hindi siya naghahanap ng babaeng lumalapit sa kanya at ibinibigay ang gustong makuha ng mga babaeng yun mula sa kanya. Expensive gifts and pleasure. Nothing else. Napapitlag siya sa call alert ng kanyang cellphone. Padarag niyang inabot yun. Kung babae niya naman ang tumatawag ay papatay na lamang niya ang aparato. Salamat na lamang at ang pinsan niyang dentista ang tumawag. Kian? Aniyan ang tanggapin ng tawag. Hindi pinsan niya ang nasa kabilang linya, kundi ang asawa nitong si Fatih. Renz, ayun ang pinsan mo. Kinicheck ang ngipin ni Irish. Anong babae sa masayang tono. Hindi niya maiwasang balikan sa isip ang mga naging pakaramdam niya sa asawa ng kanyang pinsan nang una niya itong makita sa family reunion sa probinsya ng kanyang lolo Alphonse. She was innocent and refreshing, like a new bloom white rose, unstained.
Hindi niya naiwasang mabanggit kay Kian na nakatagpo ito ng ganong klase ng babae. At may magandang kwento ang pag-ibig ng dalawa na nang sumunod na mga buwan na lamang niya nalaman. Timmy, hi, what's up? Inutusan ako ni Kian na tawagan ka para i-confirm kung pupunta ka sa reunion. Sa makalawa na yun, di ba? Natahimik siya at iyon ang isa pang problema. Natitiyak niya sa kanya na naman matutuon ng mga mata ng buong angkan. Wala kasi nang bigla ang magpakasal si Kian. Ay tatlo na lamang silang binatang na iwan. Nang sumunod na reunion, umuwi ang isa sa mga binata niyang pinsan, kasama ang asawa nito. At noong isang taon lamang, nagpakasal na rin ang isa. At ang huling nasa listahang kasama niya, magdadala na rin ng fiancé sa reunion. At siya, he just broke off with his recent girl. Ibig sabihin, darating siya mag-isa na naman. Renz, ani Fatty na nagtaka marahil sa katahimikan. Of course, I'm coming, Timmy. Hindi ko matiis si Lolo. Okay, galak naman itong sabi. May pinasasabi rin pala si Kian. What? Kailangan mo raw magdala ng girlfriend kung ayaw mong ipakasal ka ni Lolo sa babaeng napili niya para sa'yo. What? Bulilis niya at napakabalikwas ng bangon. Naalala mo, lumabas ng Maynila si Lolo? Yeah, he attended sa friend's wake. Why? Sa amin siya tumuloy pagkatapos. Nag-usap sila ni Kian. Nabalitaan na pala niyang umuwi si Manny kasama ang fiancé nito. Ikaw na lang daw binata sa pamilya kaya naisipan na niyang ihanap ka ng partner. Kasal agad na pinaplano niya. Renz, kasal mo sa babaeng napipisil niyang maging bahagi ng pamilya. That could not be true, Timmy. Gusto niyang pagpapayusan ng malamig. Kung kay Kian ang galing ang impormasyon ay walang dudang seryosa si Lolo Alfonse. Dahil ang pinsan niyang iyon ang una nitong pinagsasabihan lagi ng mga sekretong plano nito. Alam kasi nitong mananatiling kay Kian na lamang ang impormasyon. Pero dahil sa magpipinsan ay sila ni Kian ang pinakamalapit sa isa't isa. Hindi marahil ito natiis na hindi iparating sa kanya ang nalaman. Alam niyang ito ang kahuli-hulihang tao sa mundo na magnanais ng miserableng buhay para sa kanya. Kahit pa living witness ito ng mga pambababae niya. At si Lolo Alfonse, sa laki ng pagmamahal niya rito, idagdag pa ang mga nagawa nito sa pamilya nila. Sakaling hilingin nito yon, hindi na niya kayang tanggihan pa. What she said is true, Renz. Narinig niyang wika ni Kian na nasa kabilang linya. And it's lucky day for you. Patuloy nito kasunod ang nakakalokong tawa. Uuwi si Manny with his fiancé at ikaw natitirang choice ni Lolo sa matchmaking game niya. Katapusan na ng maliligayang araw mo, Renz. Boses naman ni Fatty sa background. And her husband chuckled. You can bring an actress, anang pinsan, para umarte ang girlfriend mo. But be sure na hindi ka mabubuking ni Lolo o ng sino mang kasapi ng pwersa niya. Ang tinutukoy nito ay ang mga kamag-anak nilang nagnanais makitang mag-aasawa na siya. Or else, sa kagbagong ka maikakasal pinsan. Tumatawang patuloy nito. The old man hates being fooled. You know it. Kaya kung magbabayad ka ng babaeng magpapanggap na nobya mo, siguraduhin mo ang dalawang bagay. Una, magaling umarte para hindi kayo mabuking. Second, kaya mong pakisamahan na habang buhay kung sakaling magkagipitan at maikasal ka sa kanya sa harap ni Lolo. Huwag mong kalilimutan, walang annulment record ang mga Javier. Litan niya pa nito. Simulan mo na magana, friends. Wika ni Fatima, ulit sa background. Narinig niya sabay na pagtawa ng mag-asawa at napaungol siya sa iritasyon. Who's that lucky woman? Ang babaeng napipisilang lolo niya pakasalan niya ang kanyang tinutukoy. Wrong. Unlucky, Renz. Kilala kita. Whatever, sino nga? No one knows. Walang sinabi si Lolo eh. Sinubukan kong kumuha ng impormasyon sa iba nating pinsan. Wala rin silang alam. Shit. Yes, do something or you'll be in a real shit. You owe me one, Renz. I want you.
Damn! Malakas sa tawa nitong huli niyang narinig bago ito nawala sa kabilang linya. Napatulala na lamang siya sa kisame sa mahabang sandaling lumipas. At nang sa wakas, may pangalan siyang naisip na solusyon ay kagad niya itong tinawagan. Orens, bakit? Si Tanya yon, ang tanging babae niyang kaibigan na hindi niya naging main time lover. Conservative kasi ito at kilala ang dikaw na bitukan niya. Kaya hindi na niya sinibukang isali ito sa listahan niya. I heard you broke up with your man? Yes. So what? Irritabling sagot nito. Will you be my fiancé for days? What? Gulantang nitong bulalas. Kailangan ko lang ng false girlfriend, Tanya. Shut up, Ren Xavier. Nawala na ito sa kabilang linya at napamura siya. Muli niya itong tinawagan. Ito ang gawin mo, Renz, okay? Inisatura ng babae nang tanggapin muli ang tawag niya. Pumunta ka ng Batanes. Huwag ka magbarko o mag-eroplano. Take a bus, okay? Sigurado pagdating mo ng Batanes matununay ang isip mo. Muli nitong pinatay ang tawag niya. It's payback time, Renz. Mapait niyang turan sa sarili at binagsak muli ang katawan sa kama. Ito na marahil ang resulta ng pambababain niya. May kakasal siya sa babaeng pinili ng kanyang lolo. At napaungol siya sa sobrang inis. Tahimik naman na lumuluha si Carla. Hating kabinanoon na tahimik ng lahat ng kasabayan niyang pasero sa bus. She was heading to Legazpi City. In no particular place. Pictures lamang at address kung saan yun matatagpuan ang dala niya. Mula kay Wilbert ang mga larawang iyon na kinuha raw nito sa internet blog kung saan ang blogger ay nagpo-promote ng lugar. Hiningan niya kasi ng suggestion ng kaibigan kung saan siya maaring magtungo. Ayaw niya sa abroad. Halos napuntahan na niya ang mga kilalang scenery sa iba't ibang bansa. At ang gusto niya ay tahimik at yung walang distraction. Wala ang pressure ng syudad. Kaya itinuro nito sa kanya ang lugar na yon. Dahil sa gusto niyang subukan ang mga bagay na hindi pa niya nagagawa, imbes na mag-eroplano ay sumakay siya ng bus. At heto nga, halos 4 oras na siyang nasa biyahe. Siguro hatid ng katahimikan kaya napapaiyak muli siya. Hi Lolo, bakit mo nagawa sa akin to? Namakita niya sa isip ang nakangiting mukha ng abuelo ay napahikbi pa siya. Despite what he had done, she missed the old man. At ngayon lamang tumitimo sa diwa niya ang katotohanan na mag-isa na lamang siya at wala ng pamilya. And she sobbed helplessly. Are you alright, miss? Napapitlag siya sa tanong. At mula sa kaninang umupo siya sa bus, hindi na niya inalis ang tingin sa labas ng bintana. Ni hindi na nga niya namalayang may naupo sa kanyang tabi. Miss? Anang lalaki. Yeah. Mahina niyang sagot sa paos na tinig. Hindi siya bumaling dito. Tininyo na lamang ang basang mukha at sinikap huwag lumikha ng tunog ang paghikbi niya. You're not, sabi nito. Ang totoo gusto ko matulog pero hindi ko magawa dahil kanina ka pa umiiyak. I'm sorry, aniya sa apologetic na tono. Pasensya ka naman, nahimik na ako. Kailangan mo ba ng balikat? Oh, badly, sagot ng isip niya. Pero na mag-sink in sa kanya ang tanong ay bigla siyang napabaling dito. Dahil patay ng ilaw sa bus at tanging ang malamlam na ilaw na lamang malapit sa driver, ang may sindi, hindi niya malino na nakita ang mukha ng katabi. Bulto lamang nito ang naaaninag niya. Malaking lalaki to base sa espasyo na kuha ng katawan nito sa upuan. Hindi naman ako masamang tao, anito. At nabosesan niyang tila nakangiti. Safe ka sa balikat ko. And I promise you, you'll feel better. Hindi siya nakaimik. Ganun ba kaingay ang pag-iyak niya para mag-offer ito ng yakap upang manhimik lamang siya? And why does she felt a certain urge to throw herself at him? Ganun ba siya ka-vulnerable para naisin niyang magpayakap sa kung sino mang lalaking to? Magkwento ka if you want to. Kahit hindi ko maintindihan dahil hindi naman kita kilala, makikinig ako. There was something in his tone that warmed her heart.
Nababaliw na yata siya bunga ng kanyang mga alalahanin. Kaya kung ano-ano nang nararamdaman niya. Do you mind? Masuyong saad nito at naramdaman niya ang isang braso nitong umikot sa balikat niya at tumakbay sa kanya. Dapat tumanggi siya at dumistansya. O kaya'y tawagin niyang driver o ang sino man ng mga kasabayan nila para humingi ng saklolo dahil chinachancing ang siya nito pero hindi. Wala siyang ginawa kahit ano at hindi siya tumutol. He pulled her closer, very gently na parabang binibigyan siya ng pagkakataong magprotesta at dumistansya. Pero hindi pa rin siya umiimik. Okay, let daddy hug you, crying lady. Hindi niya magawang tumawa sa sinabi nito. Ganap na siyang niyakap ng estranghero. Her face rested on his solid but warm chest. And she felt good. And he smiled great. Soap and nothing just clean. Hindi na ito nagsalita. At ang braso nitong yumakap sa kanya na natili lamang sa kung saan itong bahagit pumaikot. There was no sign of danger from him. Unti-unti siyang nakapanatag hanggang kausana siyang kumilos upang sumiksik pa sa katawan nito. You can cry. Narinig niyang mahinang tura nito maya-maya. As if to encourage her to pour out the heart feelings. At kapag napagod ka na, matulog ka na rin. Tulog na ang lahat kaya matutulog na rin ako. Hindi sumagot si Carla. Ipinikit lamang niya ang mga mata. Simula nang mamatay ang lolo niya, ngayon lang siya nakaramdam ng ganito sa isang yakap. Maraming yumakap at nakiramay sa kanya mula sa burol hanggang nitong mga huling araw. Subalit walang yakap na nagatid sa kanya ng ganitong pakiramdam. It was the type of hug that said, "There's nothing to fear. You're safe in my arms." Hindi na siya nag-isip at nag-analisa pa. Hinayaan na lamang niya ang sarili. Hindi ba ito ang dahilan kaya siya umalis ng Maynila? Ang magawa ang lahat ng hindi pa niya nagagawa. Nang sa ganun, kapag nagpakasal siya at naging unhappy ang married life niya, aalalahanin niya lamang ang dalawang linggo niyang escapade at magiging okay na siya. She would create happy memories and she found one already. Ang gabing ito sa mga bisig ng isang estrangherong yumakap sa kanya. For some reason, her tears stopped flowing. And later on, nakaramdam na siya ng antok. Part 2. Isang tinig ang gumising sa diwa ni Carla. May sinabi ang tinig na yon pero hindi niya naintindihan. Pagkatapos niyon, mga kaluskos at yabag ang nararamdaman niya. At siglit siyang nakiramdam. Nakahinto ang bas. Unti-unti siya nagbulat ng mga mata. Napaungol siya dahil sa pagkasilaw sa liwanag. Maliwanag na ang ilaw sa loob ng bus at nagsisibabaan ng ilang pasahero. Napakurap-kurap siya. Nasaan na ba sila? Muli nagsalita ang isang tinig kanina. Ang konduktor pala ng bus. At nun din lamang niya napagtanto kung nasaan siya. Yakap-yakap pa rin siya ng katabi niya. Bigla siyang dumistansya na naging dahilan ng bigla nitong pagkagising. Tulog na tulog din pala ito habang yakap siya. Samantalang siya naman ay payapang payapa sa mga bisig nito buong gabi. What? Nabiglang tanong nito na animoy may hold up. At nagtama ang mga mata nila. Hindi siya napigilan ng pagsinghap habang titig na titig sa light brown nitong mga mata. Na animoy tutunawin ng kahit anong titigan. It was as if everything had stopped and they were left in a place where everything was beautiful. At tanging pintig na lamang ng puso niya ang tunog na naririnig niya. Hi, sabi nito na tila ba noon lamang naging aware sa paligid at sa nangyari sa pagitan nila. Kitang-kita niya unti-unting pag-uhit ng ngiti sa perpekto nito mga labi. Napasingap siyang muli at naramdaman niya ang pag-iinit ng pisngi. Idedemanda mo ba ako? He asked. He's still smiling at hindi pa rin siya nakasagot sa halip ay napalunok. Now Carla, meet the king of the gorgeous. Adams on earth. Mas lumawak ang ngiti nito nang makitang nakatulala pa rin siya. This man definitely knew how to use his charm. Muli nagsalita ang konduktor. Noon lamang niya napagtanong nagmistula siyang tanga sa harapan ng katabi. And for heaven's sake,
Hindi ito ang unang pagkakataon nakakita siya ng gwapo. Ano daw ang sabi niya? At inilipat niya sa konduktor ang tingin. God bless, Carla. Hindi siya ang unang gwapang nakita mo. Marami sila sa iba't ibang bansa pa. Some even pursued you. Ano't nakatulala ka? Kung gusto mo raw gumamit ng CR, bumaba ka at bumalik ka agad nang sa ganun hindi ka maiwan ng bus. Tila na amused nitong paliwanag. Kung hindi siya nakakamali, Bicol dialect ang gamit ng konduktor. Bicolano ka? Tanong niya. Ibang itsura nito sa mga kasabayan nila. Sa eroplano, madalas niyang makasabay ang mga tulad nito. Na kahit nakasuot lang ng jeans at polo, halatang hindi basta-basta. One-fourth? Tugon itong nakangiti pa rin. One-fourth Spanish, American, and half Filipino. That makes you three-fourths Filipino? Nasa Luzon ng Bicol sa pagkakaalam ko. Sabi niya. His soft laugh echoed inside the bus. Napangiti na rin siya. Mas gwapo to kapag tumatawa. Bababa muna ako. Ano itong nakangiti pa rin? Alam mo ba kung saan ang CR? Pwede mo akong samahan. Ano yung naghanda na rin sa pagtayo? Bawal. Ngiti nito. Bawal ako sa female comfort room. Natawa siya at kumuntik na niya itong nahampas. Naalala niya si Wilbert na malaking tulong ang sense of humor kapag wala siya sa mood. Tara na. Yaya nito at nauna nang naglakad sa aisle upang bumaba sa bus. Sumunod siya. Inihatid muna siya nito sa dulo ng mga pasaherong nakapila para gumamit ng banyo bago siya iniwan. Pagkalipas ng ilang minuto, nasa tabi na niya itong muli at may anim pa silang nasa labas ng CR. May coins ka? Tanong nito sa mahinang boses. Aha? Aniyang kumunot naman ang noo. 3 pesos? Wala eh, kinapa niya ang bulsa. 100 pesos lang ang pinakamaliit kong bills. Why? Sa halip na sumagot ay hinawakan nito ang isang kamay niya at inilagay sa kanyang palad ang 5 piso. Umawang ang mga labi nito para magtanong pero naunahan na siya nito. Hindi tinatanggap ang 100 peso bill sa loob. 3 piso lang. Wala namang maintindihan, tumangot ang usiya. Bahid sa paggamit ng banyo, miss. Anang kasunod niya at napansin niya at ang nagtataka siya. Ah, ang tanging nasabi niya. Salamat sa iyo, Lolo. Kung hindi sa addendum ninyo, hindi sana ako magmumukhang tanga sa dulo ng pilang to. Naisip ni Carla nang sa wakas ay 2 na lamang silang nasa labas ng CR. Ihintayin kita doon. Wika ng lalaking kasama niya. Malapit sa food stand ang tinutukoy nito. Okay. Ngumiti siya nang pasasalamat rito. In 30 minutes, nasa Ligaspi na tayo. Mula sa pagkakatanaw sa labas ng bintana, ay bumaling si Carla sa lalaking katabi niya nang magsalita to. San ka sa Ligaspi? Anywhere. Tugon niya at tipid ng ngumiti. Anywhere? Susog nito. Sa pagkakaalam ko, walang lugar na ganun. Ngumiti lamang siya at hindi niya gustong magbigay ng anumang detalye sa lakad niyang to. Tourist? Marahang tangul lang ang sagot niya. So, Kagsawa Ruins and Mayon Volcano ang una sa listahan mo? Sana. Pero nagbago ang isip ko eh. Pagdating sa bus terminal sa Ligaspi, sasakay pa rin ba ako ng bus papuntang Sorsogon? Naisip niyang unahin muna sa places of interest ng beach na pupuntahan sa binanggit niyang probinsya. Saka na siya babalik sa Ligaspi. Detal sa susunod na araw pa ang sinasabing event ni Wilbert sa isa sa mga barangay na target niyang suyurin doon. Saan sa Sorsogon? Inabot niya ang bag at kinuha ang isa sa mga maraming larawan na nagsisilbing guide niya sa biyaheng ito. Sa beach na yan. Aniyat inabot dito ang litrato. Hindi nakaligtas sa paningin niya ang pag-awang ng mga labi nito. At nang ibalik nito sa kanya ang tingin, bakas na bakas sa mukha nito ang pagkagulat. Where did you get this? Walang kakurap-kurap na tanong nito na para bang isang krimen ang pagdadala sa litratong yon. Why? Nagtatakang balik niya. Inulit nito ang tanong at lalong lumalim ang titig sa kanya. Nagsasalubong ang mga kilay niya nang sumagot.
the internet blog. The blogger is promoting the beautiful places in Bicol. Yun ang sinabi sa kanya ni Wilbert. Online friend daw nito ang blogger na yun. At kasama ang resort na to? Yeah. Sa halip na sumagot ay hinagod nito ang tingin ng mukha niya at tila may nais sabihin. Do you remember the name of the blogger? Ano nga bang pangalang sinabi sa kanya ni Wilbert? Tim? No, Timmy. The name is Timmy? Napamura to ng mahina pero mariin. May kung ilang minuto itong tila hindi mapakalit may kinakapa sa bulsa. Cellphone marahil. Pagkatapos sinarinig niyang pabulong muli itong napamura nang hindi makuha ang hinahanap. Pinigil niya ang sarili magtanong. Ilang segundo itong nanahimik bago siya binalingang muli. Sa pagkakaalam ko, private resort ang pupuntahan mo. At hindi yan open for individuals sa ganitong season only during summer. For events like wedding, birthdays and reunions, it can be rented pero overnight lang. Ganun ba? Hindi niya naikubli ang panghihinayang sa tono. Bawas na ang isang araw niyang ilalagi sa resort sa listahan niya ng gagawin. Sayang naman, gusto ko sanang magbakasyon sa beach na yan kahit isang araw lang eh. 2 weeks lang ako rito. And after that, I'll marry a stranger and my life would be miserable. Gusto sana niyang sabihin. Bumuntong hininga na lamang siya at malungkot na tumingin sa labas ng bintana. I can help you. Narinig niyang sabi ng katabi. Hindi niya alam kung bakit naisip nitong sabihin yon. Napabaling siya rito at nakaawang ang mga labi. Sasamahan kita sa resort, kilala ko ang may-ari. Agad naman na nagliwanag ang mukha niya at wala sa sariling napayakap siya rito. Thanks! Oh, thanks! Okay. Anito. Nakakarami ka na ha. Kagabi mo pa ako niyayakap. Mag-aanitong saad. Ang implikasyon ng sinabi nito ang naging dahilan para matigilan siya habang nakayapos dito. Unti-unti siya nagkangatang tingin sa mukha nito at huling-huli niya ang nanunoksong ngiti nito. Napahiyang bigla siyang bumitaw. Sorry, natuwa lang ako. Aniyang nakangiwi. Ang totoo, masarap kang yakapin. Bumalik ang mga mata niya sa mukha nito. Masuyon ang tingin nito at wala nang bahid ng panunokso. Napangiti na rin siya. Ikaw rin naman, nahimbing ako kagabi. Salamat pala ha. Walang problema. Naghinang pa ng ilang segundo ang mga mata nila. Pagkatapos ay sabay rin nilang inilayo ang paningin sa isa't isa. At sabay rin ang muli nilang pagbaling at pagtatanong ng kanya-kanyang pangalan. Okay, ikaw muna, name mo? Carla. It's actually Diamond Carla. Ayokong dinatawag na Diamond. Just call me Carla. Natural born Manilenya? Yes, but I spend most of my childhood in Mindoro. Si Islang mawawala sa akin kapag hindi ako nagpakasal. Sa naisip ay lalo lamang siya nalungkot. Namasa ang mga mata niya kaya nang mapansin niya nakatitig ang lalaki sa kanya, ay kaagad niyang inilayo ang tingin. Tama na ang pag-iyak niya na nawi-witness dito ng nagdaang kagabi. I'm Renz. Habang nasa payphone naman si Renz at kausap ang katiwala sa resort, paminsan-minsan niyang sinusulya pa ng babaeng nakilala niya sa bus. Ngayon gusto niyang pagsisihan kung bakit iniwan niyang nakapatay niyang cellphone sa bahay niya. Ginawa niya yun dahil ayaw niya ng kausap, lalo na ang mga babaeng walang tigil ang pagtawag sa kanya. Mula ng gabing dumalo siya sa high school reunion ng batch niya, ay tinabangan na siya sa mga yon. Jeez, kung dala niya sana ang cellphone, kanina pa siya nakatawag sa bahay ni Nakian at nakausap si Fatty. Ito lang naman ang kilala niyang Timmy na may nalalaman tungkol sa resort niya. Hindi bale, pupunta rin ang pamilya ni Kian sa reunion at magkikita sila ng babae. At pagbabayaran niya ito sa ginawang pagkakalat ng picture sa kanyang resort sa internet. You'll punish her with a kiss, Renz? Napaungulo siya nang makita niya ang magagandang labi ni Fatty sa isip. She's Kian's wife, Renz. Don't forget that. Hanggang ngayon ba naman buhay pa rin ang atraksyon na yan sa dibdib mo? Napahugot siya ng hininga at bumalik ang mga mata niya kay Carla. Eksaktong tinanggap ng katiwala ang tawag niya. Ano gagawin ng babaeng to sa resort? The place was his secret sanctuary.
binubuksan niya lamang ito sa publiko tuwing summer. At ang kinikita, ibinibigay niya sa katiwala at sa foundation ng korporasyon. Pamilya at malalapit na kaibigan lamang ang pinapayagan niyang gumamit sa lugar para sa mahalagang okasyon. Pero ngayon, heto, may isang magandang estranghera na nangihimasok sa tahimik niyang pugad. Wala siyang balak patuloy nito sa lugar ng magtanong sa kanya kanina. Pero sa kalungkutang nabasa niya, sa namamasa nitong mga mata, ay biglang nagbago ang isip niya. Gusto niya sanang itanong kung anong ibig nitong sabihin na dalawang linggo lamang itong mananatili ng Bicol. At pagkatapos ay, oh heavens, hindi man niya nais maisip o mag-isip ng masama, ay iba ang pumasok sa utak niyang karugtong ng pinutuloy itong pangungusap. Lalo na nang maalala niya kung paano itong umiyak ng gabing yun sa bus at kung paano ito nagsimiksik sa katawan niya upang marahil imakaramdam ng comfort. Was she dying? Dalawang linggo na lang ba ang buhay nito kaya ito nagliliwaliw sa huling mga sandaling ilalagi sa mundo? Yun ba ang dahilan ng pag-iyak nito na parang wala nang bukas? Pero mukha naman itong healthy. Ang balat ay pinkish at glowing. Umiki ng pasakinis ngayong bahagyang tinatamaan ng sinag ng araw. Ganito ba ang skin ng isang mamamatay na? And she was beautiful. No, heavenly, and would die soon. Muli siyang napamura. Ninarinig pa yata ng katiwala niya sa resort kaya nagtanong kung nagagalit siya. Maagad naman siya nakapagpaliwanag. Linisin ang kwarto ko at ang isa sa mga guest room. Mamamalingkay na rin kayo, Manoy. Isang araw ho ako dyan at ang kasama ko. Alam niya na kung anong pagkaing ihahanda. Tinapos niya ang tawag pagkatapos ng ilan pang mga bilin. Sumunod niyang tinawagan ang pinakamalapit na rent-a-car service. 10 minutes later, nasa main highway sila patungong Sorsogon. Pwede kang matulog? Ani rin sa dalaga. Ngumiti lamang to at ibinalik sa labas ng bintana ang tingin na para bang nanghihinayang. Kung hindi nito mapapagmasdan ng paligid. Carla? Magtatanong ako, pwede bang pwede mong sagutin, pwede rin namang hindi. Sure. Bakit ka umiiyak kagabi? Hindi nakaligtas sa paningin niya natigilan ito. Dalawang beses pa itong huminga ng malalim bago sumagot nang hindi siya nililingon. Let's just say, I'm dying. Nakita rin niya ang mapait nitong pagngiti. At 2 weeks na lang tanin ko para magawa mga gusto kong gawin. Are you? Bumaling to sa kanya. Malungkot ang mga mata pero pinilit ngumiti. Dying? No, ibang ibig kong sabihin. Hindi niya alam kung bakit ila siya nabuhayan at nabunutan ng tinik sa sinabi nito. Ano bang pakialam niya kung mamamatay ng babaeng to bukas? May sarili rin siyang problema na dapat niyang harapin. He cursed silently. Oo nga pala. Ang nakatakdang kasal niya na dahilan kung bakit sa halip na mag-eroplano ay nagbasiya. Gusto niyang mapag-isa at mag-isip. Magplano kung paano niya lulusatin ang problema na hindi niya masasaktan si Lolo Alfense kung sakali. Hindi siya nagdala ng kotse dahil baka maaksidente lamang siya sa daan bungo ng tuliro niyang utak. At salamat kay Tina na pinagbasiya patungong Batanes. Isipan niyang magbas patungol di Gaspi para makapag-isip siya ng mahabang oras. Pero ano nga bang nabuo niyang plano? Wala. Dahil sa buong oras ng biyahe, ay nasa babaeng ito na ang atensyon niya. Pagsakay pa lamang niya sa bus, inapansin na niya to. Nakatitik sa kawalan at mistulang wala sa sarili. Sa tabi nito ang numero ng upuan sa reservation ticket niya. Sa loob ng mahabang biyahe, hindi niya nakitang inalis ito ang mga mata sa bintana. At habang ang lahat ng pasahero tumatawa sa pelikulang palabas sa telebisyon ng bus, nangingilid naman ang luha nito. Tahimik tong umiiyak na para bang napakabigat ng dinadalang problema. Pinigil niya ang sariling hawakan nito at yakapin. Malamang kung ginawa niya yun, nasindakto at nagkaroon ng komosyon sa bus. Isa pa, hindi siya nito kilala kaya hinayaan na lamang niya to. Pero nang hating gabi natulog na ang kapwa pasahero, hindi na kinayang pakinggan ni Renz ang mga pigil nitong hikbi. It was pure torture at hindi talaga gustong makakakita ng babaeng umiiyak. Kaya nagpa siya siyang kausapin na to. And he felt glad that Carla trusted him. Trusted him enough that she fell asleep in his arms
Habang pinagmamasdan niya to ng hilihim sa refleksyon nilang dalawa sa salaming bintana ng bus. Habang tinatanglawan sila ng malamlam na liwanag ng ilaw, ay may kung anong damdamin siyang nararamdaman sa dibdib. It was an unfamiliar beat. Sa maraming pagkakataong may babaeng natulog sa mga bisig niya, nang nakaraang gabi lamang siya nakaramdam ng ganitong pintig. And it felt wonderful. Renz? Yeah. What? Nabiglang baling niya kay Carla. Ang lalim ng iniisip mo. Pansin ito. Kanina pa kita tinatawag, may tinatanong si Manong, ang driver ng tinutukoy nito. Bumalay siya sa driver at tinatanong pala nito kung saan sila pupunta sa Sorsogon. Sinabi niya ang lugar at ang pangalan ng resort niya. Gusto ba bang kumain o sa resort na lang? Umiling ito. Salamat pero ayokong kumain. Walang buhay nitong sagot. Kailan ka ba huling kumain? Nang full meal? Hindi ko matandaan eh. Inuunti-unti mo ba ang pagpapakamatay? Naisip ko na nga yan pero hindi pwede. Lalo magkakagulo kapag nag-suicide ako. Oh, thanks God. Yeah, I thank him too. Sa kabila ng lahat, pabuntong hiningang dugtong nito. Katahimikan. Sa resort, hindi ako papayag na hindi ka kakakain. Nagtatakang mga pabaling to sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba ihatid mo lang ako? Ako ang gate pass mo. Hindi ka papapasukin kung wala ako. Katwiran niya. Kausapin mo lang ang may-ari. Tapos kapag pumayag na, pwede mo na akong iwan. Masyado na kitang naaabala rin sa nakakahiya na. Hindi ko na kailangan gawin yan. Ang totoo niyan, may room at pagkain ang naghihintay sa'yo ron. Natawagan mo na pala? Bakit mo pa ako hiyahatid? Yeah, natawagan ko na ang tao ko. Tao mo? Ulit ng dalaga. I own the place. Kaswal niyang tura na nagpasingap dito. Namilog ang mga mata nito sa gulat habang nakatitig sa kanya at hindi makapaniwala. At lalo na ito naging maganda sa paningin niya ng mga sandaling yun. He gave her his killer smile. Yeah, Carla. So I welcome you to my sanctuary. Alam ba bang ikaw ang tanging babaeng iuuwi ko ron? Isang munting kindat naman ang binigay niya sa babae. Muli naman itong napasinghap. At natawa siya. Part 3. Akala ni Carla ay niloloko lamang siya ni Renz na pag-ari nito ang resort. Pero nang dumating sila sa lugar at nakita niyang ginawang pagsalubong dito ng mga taong inabutan nila ron, nakumpirman niyang totoo nga ang sinabi nito. May kung ilang minutong nanatili siyang nakatayo malapit sa gate at nakatitig sa likod ng lalaki. Doon ay humahakbak na ito papasok sa lugar. Hindi talaga siya makapaniwalang may-ari ng resort na makapigil hininga ang kagandahan niyang mismong lalaking niyakap niya ng nakalipas na gabi. Kung pag-aari nga nito ang resort, anong ginagawa nito sa bus? Tulad din ba niya na may problema? Carla, tara! Pukaw ni Renz na nasa labi nito ang nangiting napakagandang pagmasdan sa mukha nito. Saka lamang siya humakbang upang sundan to. Cottage or sa beach house? Tanong nito nang magkasabay na sila naglalakad. Ipinahanda ko ang isang guest room. Free. Napangiti siya. Sa cottage ba may bayad? Yeah. Sa cottage na lang ako. Natawa to at pinisilang pisingin niya ng mahigpit na tila nagigigil sa kanya. Pagkuha ni natigilan sa ginawa at napakamot sa ulo. Sorry ah. Lumapad naman ang ngiti niya. He was so cute doing that. Okay lang. Pinisil naman niyang ilong nito bilang ganti. Hindi niya alam kung bakit kahit nang nakaraang gabi lamang sila nagkakilala, panatag na panatag ang loob niya rito. Pakiramdam niya, matagal na panahon na silang magkakilala. Soulmate? Soulmate ka dyan, Carla? Napapangiting ipinilig niya ang ulo. Bakit ka nakangiti? Pansin ni Renz nang tinatahak na nila ang sementadong hagdanan paakyat sa beach house. Funny thoughts. Maikli niyang sagot at ibinaling sa side ang mga mata. Hindi niya napigilan ang mahinang pagsingap sa tanawin. Napakaganda. Mula sa kinatatayuan nila'y natatanong niyang kabuuan ng lugar.
Wow! She had been to Pakit, Thailand and Bali, Indonesia. Hindi niya alam na hihigitan ng lugar na to ang tanawin na dalawang bansang yun. Nang ibalik niya sa lalaki ang mga mata, nakangiti ito na para bang nasisiyang makita na gustuhan niya ang lugar. Mas maganda sa place ko. Ano ito at bago pa siya nakahuma, nahawakan na nito ang kamay niya at hinila siya. Sa atik pala ang tinutukoy nito. Look around, sabi nito nang naroon na sila. Perfect, naibuling niya habang nakatuon sa horizon ng mga mata. Napakaganda pagbasa ng mga ulap na humahalik sa bughaw na tubig. Tingnan mo ang horizon, Renz. Ani niya sa mahinang tinig. Ang napakataas na langit at ang dagat. Imposible mag-abot, di ba? Pero tingnan mo sa dulo. Nag-aabot rin. Yeah, sagot nito sa mahina ring tinig. Pero sa mga mata lang natin. In reality, they're not. Kaya masarap talagang mabuhay sa fairy tale land. Doon ay posible lahat, samantalang sa real life maraming hindi pwede. Binalot na sila ng katahimikan. Pinagsawan ni Carla ang mga mata sa kapaligiran. Pero mayamay natagpuan na niya ang sariling bumabalik sa mga mata kay Renz at iyon din ang sandaling bumaling ito sa kanya. Humabog ulit ng dibdib niya nang masuyot ng umiti. Tuwing umuwi ako rito, dito ako sa attic naglalagi. Nagpapahinga ako just by looking around. Sabi nito, hindi ko alam na may mas maganda palang gawin dito bukod dun. What? She asked interested. At kusang humakbang ang mga paan niya palapit dito. Titigan ka. Nakangiting tinaasan niya to ng kilay. Dahil namamaga ang mga mata ko? Alam niyang hindi nang ibig niya nitong sabihin. Sinabi lang niya yun para ibsan ng intensyon sa pagitan nila. Nakangiti si Renz pero matiim ang pagkakatingin sa mga mata niya. And the intensity of his gaze was exciting and threatening. No, he answered softly. Kung hindi ka dumating dito, hindi ko malalaman na may kulang pala ang lugar. Ano? Hindi ito sumagot at tinignan lamang siya. Maya-maya ay, mind if... Kumilos ito at inabot ang braso niya at masuyong siyang hinila palapit. I hold you. Hindi siya sumagot at ngumiti lamang. Siguro dala ng romantic atmosphere ang hindi niya pagtutol. Nasa likuranan niya to nang masuyong pumaikot ang mga braso sa bewang niya. His chin was resting on her crown. Close your eyes and feel the air. Pabulong nitong sabi. Hindi nito kailangan sabihing ipikit niya ang mga mata dahil iyon mismo ang ginawa niya nang lumapit sa dibdib nito ang kanyang likod. Di niya kayang ipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Walang tamang salita. Nang umihip ang hangin at humigpit ang yakap nito sa kanya, doon siya nagmulat ng mga mata tumanaw sa karagatan. Sa mahabang sandaling lumipas, ay naroon lamang sila tahimik na tinatanaw ang dagat. Pinalaya lamang siya ng lalaki nang may tumawag na sa pangalan nito. Pakisamahan siya sa guest room, Manoy. Sabi ni Renz sa katiwala sa resort na pinakilala nitong si Manoy. Tinawag nito ang atensyon na binata dahil may tawag daw mula sa kamag-anak nito. Magpahinga ka muna, Carla, at babalikan kita mamaya. Kung may gusto kang gawin, pwede kitang samahan. Nagpapasalamat ang tipid niyang ngiti at sumunod na siya kay Manoy. Carla? Napalingo siya ng tawagin siya ng binata. Jet ski tayo? Later? Hindi niya naikubli ang excitement. Nakita pa marahil ito ang pagsingap at pangingislip ng mga mata niya, kaya mas lumapad ang ngiti. Tumungo ito. What else do you offer here? She asked, smiling now. Tumingin naman to sa itaas sa tila nag-isip. Seashore lunch with me? Prawn and crab dishes na dito mo lang matitikman. What else? Fishing or watching the sunset while sipping. While sipping, Manoy special hot chocolate. I tell you, it's better than Batangas Pride. Convince? How much will you charge me then? Ngiti mo lang, tama na sa akin. Renz? Ang kasiyahang sumapusay umabot sa mga mata niya. Then smile, curve her lips again. This time, ngiting buo. Ngiting umabot sa mga mata at may buhay. Paunang bayad? Anito at nilampasan na siya para bumaba.
Lagi mo lang gagawin yan, bayad ka na. Dahil nakisama ang magandang panahon, nagawa nga nila ang lahat ng sinabi ni Renz. Ilang oras silang nag-jet ski. Nag-swimming din sila at nang parehong napagod, isa ka lamang sila nagpasyang bumalik sa dalampasigan. At doon ay naghihintay na sa kanila ang mga pagkain na nakalatag sa mga preskong dahon ng saging. Kumain na kayo, iho. Anong maedad na babae nang naroon na sila? Inabutan nito si Renz ang dalawang makapal na tuwalya. Nagpasalamat ang lalaki at ipinakilala ang ginang. Asawa to ni Manoy. Come here. Anong binata nang iniwan na sila ng babae. Bago pa niya nahulaan ang gagawin nito, ay nakabalabal na sa katawan niya ang tuwalya. Pinupunasan na nito ang basa niyang buhok ng sumunod na mga sandali. Napangiti siya. Touched by the gesture. There. Anito nang matapos. Sinuklay pa nito ang mga daliri ang basa niyang buhok bago siya kiniya patungo sa pagkain. Na makaupo na siya, isaka to naghubad ng sandong suot at tinuyo ang sarili. Hindi maiwasang mapatitig ni Carla sa magandang katawan nito. The chest, the flat stomach, and the narrow waist. Tumikim si Renz at huling-huli nito ang ginawa niyang pagtitig. How's the assessment so far? Tila naaaliw naman itong tanong. Pinamulahan siya ng mukha at hindi man niya nakikita ang sarili. Alam niyang halatang halata na ang pagbablush niya dahil sa kinis ng kanyang balat. Yun marahil ang dahilan kung bakit lalo pang lumapad ang ngiti nito. You've got gorgeous muscles in the right places. Ang magsabi ng totoong naisip niyang paraan para hindi siya magmukhang tanga sa harapan nito. Nice abs, ilan yan? Direkto nga niya ng biro ang sinabi para gumaan ang usapan. Umakma pa siyang sisipatin ang tinutukoy at suminghap ito at tinakpan ng tuwalya ang hubad na itaas na animoy na iskandalo sa ginawa niya. Matunog ang halakhak na nagmula sa kanila. Nagtatawanan pa rin sila habang kumakain. Pagkatapos kumain ay bumalik sila sa beach house para magbihis at kaagad silang bumalik upang magpahinga sa isang cottage na naroroon. Suggestion iyon ni Renz. Cottage pa lang pinasadya nito ang pagkakagawa ang pagpapahingahan nila. It was like a cute little home, kompleto sa appliances. May kama at mga munting native chairs. Pero ang napansin niya ay ang rocking chair na nasa balkonahe. Natatanaw ang kagaragatan mula roon. Gawin mo ang gusto mo sa loob dito. Dito lang ako. Anito at naupo sa rocking chair. Manood ka ng movie or listen to music. From rock to piano instrumentals. May mga speaker ako dyan. Tumango siya bago pumasok ay nilingon niya to. Renz, lumipat sa mukha niya ang tingin nito. Thank you. At masuyo ang ngiti nito. You're welcome, Carla. Mula sa pagkakaidlip, nagising si Renz sa katahimikan. Nagmulat siya ng mga mata at saglit na nakiramdam. Nang matanong niya ang dagat, ay saka lamang bumalik sa kanyang isip kung nasan siya. Home, he whispered and smiled. Hindi mahihigitan ng saan mal lugar ang dalampasigang ito para sa kanya. At ang rocking chair na to sa balikunahin ang pinaka-importante ng lugar sa buhay niya. Dito'y tahimik ang kalooban niya at wala siyang inaalala. Dito'y napapahinga ang isip niya kahit saglit lang. At dito, ay masarap mapag-isa. Napaayos siya ng upo at hindi nga pala siya nag-iisa. Nilingon niya ang bukas sa pinto ng cottage at tuon ay sinalubong ang mga mata niya ng kaaya-ayang tanawin na nakatutulog niyang bisita. Natukso siyang pumasok at pagmasdan ng kabuuan nito. She appeared so soft, her white sleeveless dress hugged the pillows. Dahil puting-puti ang bedsheets at mga unan, nagmistulang natutulog na anghel ang babae. Bagyatong kumilos at masinigpitan ang yapo sa unan. Sa una niya, he could not stop swallowing. The woman was beautiful in every way and very tempting. Gabundok ang pagpipigil niyang huwag isingin to ng halik. Kung ibang babae marahil, baka kanina pa sila nagpagulong-gulong sa kama. Sa buhanginan o sa atik pero iba si Carla. There was something in her that made him feel warm, protective and caring. Hindi niya maintindihan ang sarili pero pare-pareho lamang ang damdamin niya sa mga babaeng dumaan sa kanyang buhay. At katulad din ng mga to si Carla.
Pero bakit ibang nararamdaman niya rito? Or maybe, it was her vulnerability that awakened his male protective instinct. Nung gabing umiiyak ito sa bus, may kung anong pinukaw sa kanya ang babae. Something raw, strong and powerful. Hindi niya matukoy kung ano. Basta alam niya gagawin niya ang kahit ano, sumaya lamang ito. Gagawin niya ang kahit ano para hindi ito tumalungkot at umiyak. Walang tunog ang mga hakbang niya palapit. Lumod siya sa sahig ng cottage at pinagmasdan ng malapitan ng mukha nito. Napangiti siya habang sinusundan ng dulo ng hintuturo ang shape ng mukha nito nang hindi niya hinahawakan. Sinundan niya ang kurba ng labi nito, ang porma ng matangos sa ilong, ang linya ng nakapikit na mga mata. May magagawa ba ako para pawiin ang anumang bigat na nasa dibdib mo, Carla? Hahaplusin niya sana ang pisngi nito pero nagbago ang isip niya. Touching her, this moment will only cause him trouble. At ikinuyom niya ang kamay. Walang ingat sa kontroladong kilos, marahan na lamang siyang nahiga sa tabi nito. Hindi niya ito hahawakan, pero maaari niya itong titigan hanggang nais niya. Napangiti siya ng muling pagmasdan ang maganda mukha ni Carla. Renz felt a gentle tap on his face at nang hindi siya magmulat ang mga mata, muli niyang naramdaman ang malambot na palad na yon. Sa pagkakataong iyon ay hinaplos na yon ang pisingin niya. Nakangiting mukha ni Carla ang tumambad sa mga mata niya. Mas naging matamis ang ngiti nito nang makita nagising na siya. His breathing stopped for seconds. Napatitig lamang siya sa napakagandang mukha nito. Bahagyang gusot ang buhok nito at dahil sa mabining hangin na pumapasok sa cottage, inililipad ang ilang hiblan niyon sa mukha nito. And her eyes were sparkling as if she loved looking at him. Oh God, step back, woman, before I lose my sanity and crush you in my arms. Pero hindi siya nito pinagbigyan. Salip ay mas inilapit nito ang mukha at paulit-ulit na pinadaan ang palad sa tapat ng mukha niya. Can't you see me? Tanong nito. Ang dulo ng hintuturo ay dumampi sa tungki ng ilong niya. Ang gwapo mo pala pagtulog? Tukso nito ng ngiting-ngiti. Oh yeah? Susog niya matapos makabawi. Sa kisle pa lang ng mga mata nito, nababasa ko nang nambubola ka. Alam niya physical niyang katangin at hindi ilang beses na may lantarang nagsabi sa kanya niyon. Pero pagdating kay Carla, iba ang dating sa kanya ng papuri nito. Totoo yun. At inosenteng umangat ang isang kamay nito. Hinawi ang buhok niyang bahagyang tumabing sa noon niya. Kung wala ang mga to, napawi ang ngiti nito ng pigilin niyang braso nito sa isang mapwersang hawak. If you want to be safe, don't do that again. Aniya sa matigas sa tono. Rumestro naman ang pagtataka sa mga mata nito. Napatitig to sa kanya habang nakaawang ang mga labi. Alam mo ba kung nasaan ka, Carla? Nasa cottage ko. Right in my bed. And inches away from me. And then, she released a harsh breath. Binitawan niya ang braso nito at saka siya bumangon. And then you're touching me. At bigla siyang tumayo at hindi na itinuloy ang sinasabi. Nanatiling nakatitig lamang sa kanya si Carla na para bang nagtataka. Sa mga kinikilos niya. Lumabas ka na, Carla, at susunod ako. Utos niya. Nang hindi ito kumilos ay siya nang humakbang patungo sa pinto. Pero hindi pa rin niya napigilan ang sarili at nilingon niya to. Hindi pa man niya nabubuksan ang pinto. May kung ilang minutong naghinang ang mga mata nila. Sa marahang kilos, ay unti-unting tumayo ang babae mula sa pagkakaupo sa kama niya. Nawala na sa isip niya ang paglabas ng gagawin. Itinaas na lamang niya sa hangin ang mga kamay. As if in desperation. At helpless siyang sumandal sa pinto. If I'll kiss you now, hindi ko maipabanga kung magagawa kitang pakawalan pagkatapos. But if you're sane enough to push me, hindi na niya nagawang tapusin ang sinasabi dahil patakbo na nitong tinawid ang distansya sa pagitan nila at nasa mga labi na niya ang labi nito. Part 4. It was like forever when their lips parted. Ramdam ni Carla ang malakas sa pintig ng puso niya. Masarap sa pakiramdam ang pintig na yon.
Pakiramdam niya, buhay na buhay ang bawat bahagi ng kanyang katawan, lalo na ang puso. Hindi nangyari ang sinabi ni Renz na itulak niya ito. Natanggapin ito ang labi niya at hagkansiya ng malalim. Nakalimutan na niyang lahat. Salik na lamang nito natuon ang isip niya at sa masarap na damdaming pinukaw nito sa kanya. Ang lalaki pa rin ang tumapos sa halik. Ramdam niya ang mapwersa nitong paghawak sa mga balikat niya bago siya marahang itinulak. Akapwa sila naghahabol ng paghinga. Sunod-sunod ang pagbawi nito ng hininga. Tumingin ito sa kanyang muka. Hinabig siya at niyapos. "Hindi ka sumunod sa usapan," he said huskily, kissing her hair hard. He was trying to regain control, and she knew. Humalagpos ang magaang natawa sa lalamunan niya. Dahil nakasubsob siya sa dibdib nito, her lips touched the bare skin, at napaungol ito. "I hate you, woman." Tila naghihirapang usal nito na naiintindihan niya lamang ang ibig sabihin na magtama ang mga mata nila. The shade of his brown eyes darkened. "I mirrored desire, raw and strong. But there was something else. Tenderness." "Anong oras na?" she asked and smiled. "Di ba palubog na ang araw? Bakit wala pa yung chocolate ni Manoy Fredo?" Huling-huli na mga mata niya ang pakislap ng mga mata nito. "Yeah, palubog na nga ang araw." He squeezed her small figure lightly and released her. "Tara na sa seashore?" Pagkalabas sila ng cottage ay muli siya nitong hinigkan ng magaan sa labi at sa tungki ng ilong niya. "Hintayin mo ko. Ipahahanda ko lang ang chocolate." Nakangiti siya tumango at tinanawang paglayo nito. Carla felt light and happy. At sa kauna-una ang pagkakataon mula nang mamatay ang lola niya, ngayon lamang gumaan ng ganito ang kanyang pakiramdam. Walang dudang masaya siya. At hindi niya mapaniwala ang si Ren sa dalawang araw pa lamang niya nakikilala ang pagmumula ng kaligayahang yon. She sighed and walked away from the cottage. Doon siya umupo sa bahagi kung saan nababasa ng humahampas na alon ng mga paan niya. There, the sunset. Masaya siyang nakatitig sa papalubog na araw. Wala man siyang ideya sa buhay na naghihintay sa kanya pagkatapos ng escapade niyang ito. Tama nang may babaunin siya magagandang alaala. At ang lalaking nasa mga alaalang iyon ay hindi na mawawala sa isip at damdamin niya. Si Renz. "Parating na ang delivery?" Narinig niya ang boses ng lalaki at nakangiting nilingon niya ito. Pataas ang bill ko ah. Nikibit balikat lamang ito at tumabi sa kanya. "Doble nga ang rate ko sa rooms at pagkain eh. Para malubog ka sa utang at hindi ka na makaalis dito." "Kung sana nga ganun lang katali yun. Mas gugustuhin kong dito na lang." At sa naisip ay nalungkot siya. "Hey, nawala na naman ang kislap ng mga mata mo. Kung ano man yung naisip mo, forget it. Nandito ka pa para maging masaya, di ba?" Lumipat ito ng pwesto ngayon at nasa likuran na niya ito. Nasa pagitan siya ng mga hita nito at kinabig siya nito hanggang nakasandal na siya sa katawan. Ang init na nagmumula sa dibdib at mga bisig nito ay naghatid ng panatag na pakiramdam sa kanya. She felt as if she was always belong her and she was meant to be here, in his arms. "Forever, Carla?" Gusto niyang maliwas sa realisasyong tumitimo sa diwa. May hangganan ang masasayang sandalito. Soon hindi man niya nais na magtatapos sa mga sandaling kasama niya si Renz at ang soon na iyon ay bukas na. Bukas, babalik na naman siya sa pag-iisa. "Umiiyak ka ba?" Kung hindi lamang sa tanong nito ay hindi niya malalamang nangingilid na pala ang luha niya. Dagli niyang tinuyo ang pisngi. "Ah, hindi." Kailanang dalaga. Naramdaman niya ang paghinga nito ng malalim. "Pwede mo namang sabihin sa akin." "Hindi na, Renz." Anang isip niya. Bukas ay aalis na siya at hindi na sila magkikita. Kaya mas mabuti siguro na hindi na nito malaman ang tungkol sa kanya. At hindi na lang siya kumibo. Alam niyang naintindihan na nito ang ibig sabihin ng pananahimik niya. At hindi na rin ito nagpilit pa. Naramdaman lang niya na masinigpitan nito ang yapo sa kanya. Binalot na siya ng katahimikan habang sabay nilang pinapanood ang paglubog ng araw. Hanggang sumilip na ang buwan, ay naroon pa rin sila sa tabing dagat. Si Renz ay nagkayang bumalik na sila sa beach house dahil malalim na ang gabi. Magkasabay rin silang nagkapunan
Wala siyang balak matulog ng gabing yun kaya maghiwalay sila. Sa lip na sa guest room, pumasok sa attic ay dun siya tumuloy. Doon ay tahimik niyang tinanaw ang karikatan. Natuon ang mga mata niya sa mga kumikislap na liwanag sa laot. Mga manghingisda marahil. At kamuntik na siyang mapahiyaw nang biglang may mga braso na pumulupot sa bewang niya. Renz chuckled and tightened his arms around her. Ang lamig-lamig na. Anong ginagawa mo rito? Tanong nito. Wala. Eh ikaw? Madalas akong inuumaga rito eh. Istorbo ba ako? Nope. Dati akala ko masarap mag-isa rito. Mas masarap pala kapag may kasama. Lumabi naman siya. Sigurado ka? Yes. Sigurado kang ako ang gusto mong kasama? I love holding you. Sa halip naman ay sagot nito. I did not know why, I'll be honest, Carla. Maraming babae na ang dumaan sa buhay ko. With your looks, no doubt. Thank you, but shut up first, okay? Natatawang sabay nito. I'm trying to be honest here, kaya makinig ka. Okay. Aniyang natawa. Noong niyakap kita sa bus at nakatulog ka sa mga bisig ko, I did not feel we're strangers. I mean, hindi ko maintindihan. Basta the feeling was familiar. It seemed a natural thing. Para bang madalas na natin ginagawa yun. Pero sigurado naman akong hindi kita kilala at unang pagkakataon yun na niyakap kita. Hindi naman siya umimik dahil pareho pala sila na pakiramdam. Hindi kayo nakita na tayo sa past life natin? Anito sa magaang tono maya-maya. Naisipan niyang biruin na lamang ito. Siguro, aniya sa seryosong tono. Healthy plant ako noon at fungus ka naman. Ganun. Hinigpitan nito ang yakap sa kanya hanggang napigil ang paghinga niya. No, ibig kong sabihin. Ako yung fungus at ikaw yung healthy plant. Saka lamang nito niluwagan ang yapo sa kanya. Masakit yun. Reklamo niya na tinawanan lamang nito. Maya-maya ay hinila na siya ni Renz paupo sa bench na naroon. Tinatanong pa rin nila ang dagat. Wala bang legit ang lugar na to? Usisa niya nang maramdaman niyang namimigat na ang talukap ng kanyang mga mata. Hindi niya nais matulog dahil ayaw niyang matapos ang gabing to. At gusto pa niyang habaan kahit paano sandaling kasama niya ang lalaki. Ikukwento ko. Anito at dinakbayan siya. Habang nagkukwento to, patuloy siyang hinihila ng antok. At kusa na siyang humilig sa balikat ng lalaki. Umayos naman ito ng upo at hinayaan siyang humilig sa dibdib nito. Habang patuloy pa rin to sa pagkukwento. At sa ikalawang pagkakataon, nakatulog siyang yakap nito. Malamig na ihip ng hangin ang gumising kay Carla. Nagtatakang nagmulat siya ng mga mata. Crucifix pendant ang unang nakita niya. Pendant sa dibdib ng saka lamang niya natapagtanto kung nasaan siya nang makita ang mukha ni Renz na mas pinaamo ng pagtulog. Nasa atik pa rin sila. Nakasandal to sa kinauupuan at siya naman inakatulog sa dibdib nito. Napangiti siya nang maalala ang nangyari ng nakaraang gabi. Tinulugan niya to? Anong oras na kaya? Nang ituon niya sa paligid ang mga mata, ay abuhin na ang langit. Nagbabadya na ang pagdating ng liwanag. Madaling araw na pala kaya sobrang lamig na. Renz, bahagya niyang tinapik ang braso nito at kagad naman tong nagising. Carla, disoriented nitong usal at tumungo siya at ngumiti. Pasok na tayo. Dawn na ata. Malamig na rin dito. Ngumiti ito at hinawakan ng isang kamay niya. Tinulugan mo ang kwento ko. Anito, bago siya hinila. Pabalik na sila sa loob ng beach house. Antukin talaga ako, pasensya ka na. Hinitid naman na siya nito sa kanyang silid. Pasok na baby at matulog. Ang tono nito ay tila isang ama na inuutusan ng pasaway na anak. Nang lumabi siya ay malakas tong tumawa. Hinapit ito ang bewang niya at isinandal siya sa nakasarapang pinto. Then he kissed her. Deep and thorough. Nakapasok na ito sa sariling silid na natili pa rin siyang nakasandal sa dahon ng pinto
at sinisikap ibalik sa normal ang pakiramdam. Kinabukasan, "Let's have some souvenir shots?" Ani Renz. Kinabukasan na yun at nasa labas na sila ng beach house at hindi nang umalis. May pangalan itong tinawag at mula sa kabahayan ay lumabas ang isang batang babae. Nasa tansya niya ay mahigit 10 taong gulang. Nakapigtails ang buhok nito. "Pictures?" tanong nito sa lalaki. Kumikislap ang mga mata sa excitement nang tumango si Renz ay nagmamadali itong bumalik sa loob at nang muling lumabas ay tanga na ang kamera. "Watch the angle, Jenny." Tila babala naman ni Renz. "Kapag hindi ako gwapo sa pictures, wala kang pasalubong at allowance." Tumawa lamang ang bata pa pati si Manoy at ang asawa nito. Picture taking na ang sumunod na mga eksena. Mahigit 10 shot siguro ang kuha nila ni Renz at iba pa ang mga kuhang kasama nila mag-asawa. Pati si Janet. "Print mo yan, sweetie." At ginulito ang buhok ng bata na halatang fan na si Renz. "Apo ni Manoy Fredo?" Sabi nito sa kanya nang nasa kotse na sila. May pupunta din daw ito sa Ligaspi kaya nagdala na ng sariling sasakyan. Dahil sa masaya nilang kwentuhan, hindi napansin ni Carl ang mabilis sa paglipas ng oras. Namalayan na lamang niya na nasa Daraga Albay na sila at nakahinto ng kotse sa tapat ng Kagsawa Ruins Park. "Nandito na tayo." Anito at naunang lumabas ng sasakyan upang ipagbuka siya ng pinto. Kaagad niyang na-appreciate ang tanawin. Pinagsawa niya ang mga mata sa paligid at sa huli ay isa mayon felkay na huminto ang mga mata niya. Nang ibalik niya sa lalaki ang mga mata ay tahimik ito nakatitig sa kanya. Maya-maya ay tumingin ito sa wristwatch at saka nagsalita. "Kailangan ko nang umalis." Nagkalumbong ang masayang anyo nito nang sabihin niya yun. Sadness was readable in his eyes. "Saan kita makikita ulit, Carla? Give me your contact." "Renz?" Sansala niya. Malungkot ang ngiting sumilay sa labi niya. Ibinalin niya sa kabilang direksyon ang tingin upang hindi nito makita ang namamasa niya mga mata. "Hindi na tayo magkikita." "Ito? Ito na ang huli, Renz." Pabulong niyang sagot. Napakasakit para sa kanya na sabihin yun pero iyon ang tama at dapat. "But I want to see you again." "No." Maagap niyang tanggi at napabaling dito. Na magtama ang mga mata nila at mabasa niyang kalungkutan at tila paghihirap ng kalooban nito, ay hindi niya napigilan ang panghingilid ng luha. Nasasaktan ba niya si Renz? Lalong bumigat ang dibdib niya at nagsunod-sunod na ang patak ng luha. "I'm sorry." Usal niya at tanawid ang distansya nila upang sana yakapin ito. Pero umurong ang binata. "Don't, please," he uttered in a voice thick with emotion. "Kuya, yakapin mo lang ako para magpaalam, huwag na Kayla. Baka hindi na kita magawang bitawan." Tumango naman siya at umurong na palayo. "If you meant goodbye, so be it." Malamig nitong pahayag at nawala na rin sa ang damdamin sa mga mata. Blanco na ang anyo nito. "Salamat sa lahat, Renz." Inunahan na niya to sa pagtalikod. Dahil hindi niya kayang titigan ang mga hakbang nito palayo, kaya siya na ang naunang umalis. Nang muli siyang lumingon ay isusok na at alikabok na lamang ang iniwan ng kotse ng binata. "Goodbye, Renz." Nausal niya sa pagitan ng nilalaglagang mga luha. Lumiko na si Renz sa daan patungong Kagbakong at mabigat na nagsisiki pa rin ang dibdib niya. Mahigit isang oras na ang ginugugol niya sa biyahe. Pero heto, hindi ba lang naibsan ng tila libu-libong patalim na tumutusok sa puso niya. While he was hurting, Carla was just another woman he met, kissed and malakas siyang napamura kasunod ng paghampas sa manipela. Kung pagpapaalam ang usapan ay sanay na sanay na siya ron. Ilang babae na ba ang iniwan niya ng walang lingon? Ilang affair na ba ang tinapos niya ng wala ni katiting na panghihinayang? Hindi na niya matandaan. At hindi niya rin matanda ang nakaramdam siya ng ganito. Carla was the only woman who made him happy. He found bliss in her eyes and warmth in her kisses. Home in her arms. At napamura siya ng malakas. Tinapakan niya ang brake at itinabi ang sasakyan. Isilubsob niya ang mukha sa manibela habang hinahagad na nagsisikip niyang dibdib.
May hindi nga matatawag na affair ang dalawang araw nilang pinagsamahan ni Carla. Pero ito siya at hindi matahimik. Bakit ganito ang pakiramdam niya? At si Carla, hindi na nito nais pang humaba ang ugnayan nila. Pero natitigan niya, sakit ang nabasa niyang damdamin sa mga mata nito. And she cried at mas naging pronounced ang sakit sa mga mata nito nang titigan siya nito habang umiiyak. Pareho ba sila nang nararamdaman? Kung pagbabasaya ng mga halikat-yakap na pinagsaluhan nila, sigurado siya. Pero bakit pinutol na nito ang anumang namagitan sa kanila? At bakit ayaw na siya nitong makita pa? Woman, usal niya at pabagsak na sumandal sa driver's seat. Nang mariin niyang ipikit ang mga mata ang huling eksena sa pagitan nila ang nakita ng lalaki. Nasa loob na siya ng kotse at sinusundan pa niya ito ng tinaw. At pakiramdam niya, bawat hakbang nito palayo ay oras ang nababawas sa buhay niya. At kapag nawala na ito sa paningin niya, mamamatay siya. Pero hindi. But something in him died. Yes, he felt it and the pain raw and deep. Pakiramdam niya ay lalong tumitindi ang sakit na yun sa bawat minuto. Kaagapay na yata ng pintig ng puso niya. And he sighed painfully. Ngayon heto siya. Patungo na sa mansyon ng Lolo Alfonso niya. Sa susunod na mga araw, ikakasal na siya sa babaeng pinili nito para sa kanya. Kung noon ay hindi niya gusto ang ideya ng kasal ngayon, isolusyon ang tingin niya ron. Maybe the marriage will save him from misery or give direction. Napailing siya. Didn't he think his life was damn boring? Well, a boring marriage would perfectly add up to the list of his miseries. Carla, malakas na busina ang pumukaw sa kanya. At napaayos siya ng upo at napatingin sa side mirror. Kaagad niya nakilala ang kotse ng pinsan na si Manny. Nag-mirror ang driver at nang tumapat sa kanya ay bumaba ang tinted na salamin. May problema, Renz? Nakangiting mukha ni Manny ang dumungaw sa binata. Hindi nakaligtas sa paningin niya ang magandang babaeng sakay nito sa passenger seat. At sigurado siyang iyon ang fiancé nito. Take the lead. Ani ang pinasigla ang tono. Susunod ako. Ngumiti ang pinsan niya at muling pinausad ang sasakyan. Nakailang bunot pa siya ng hininga bago niya napilit ang sariling muling magmaneho. Ilang minuto pa, pumapasok na siya sa malumang na bakuran ng mansyon. Sa napansin niyang dami ng hilera ng sasakyan, mukhang sila ni Manny ang huling dumating. Nakita niya ang paglabas si Lolo Alfonso mula sa kabahayan. Mailit ang ginawa nitong pagyakap kay Manny. Magiliw rin ang ngiti nito nang yakapin ng fiancé ng huli. Nang pumasok na sa kabahayan ng dalawa, ay saka lamang siya nagpa siyang bumaba ng sasakyan. Lo! Sinalubong rin siya nito ng mainit na yakap. Wala kang kasama, iho? Wala ho. Good! Ang tila galak na tura nito at kinulo ang buhok niya na para bang 15 anyos lamang siya. Susunod na sana siya sa pagpasok nito nang marinig niyang may tumawag sa kanya mula sa direksyon ng hardin. Lumitaw si Nakian at Fatty. Parehong-pareho ang ngiti ng mga to nang titigan siya. Wala akong kasama, matabang na niyang sabi. Ani Kian, damn you, sa inis naman ay usal niya. Nagtawanan lamang ang mag-asawa na lalo niyang ikinairita. Nilayasan na niya ang dalawa. Nakapasok na siya sa bahay ng maalala niya na nagmamadali siyang bumalik sa garden. Timmy? Nahinto sa pag-uusap ang mag-asawa at kagad siyang nakalapit. Ang internet blog mo. Ano naman ang tungkol sa blog ko? So totoo nga? Totoo ang alin, Renz? Nagsalubong ang mga kilay na susog ni Fatty. Nang may blog ka at kabilang sa mga image post ang resort ko. Kumislap ang mga mata nito at tumingala sa asawa. Galing kay Kian ang mga pictures. I love beaches and beautiful places. Ginamit ko ang mga pictures para makagawa ng magagandang articles. Alam mo ba kung alin ang most viewed na mga pictures dito? Mansyon ni Lolo, ang kainan sa dahon ng saging, ang parlor games, beach volleyball sa Buena Vista. At ngumiti ito bago nagpatuloy. Ang resort mo. Do you know someone named Carla? Carla? Viewer ng blog mo. Ilang sandaling natahimik si Fatty.
Hinanap marahil sa utak ang pangalan. Sa pagkakatangda ko, wala. Wala, Rins. Kahit hindi ko natatandaan lahat, familiar sa akin ang pangalan ng mga viewers ko kasi madalas kaming nag-ausap online. Sure? Tumango naman ang babae. Sino ang Carla na to, pinsan? Singit ni Kian. Bumutong hininga siya bago sumagot. Someone I've met in one fateful ride. Tinalikuran na niya ang dalawa pagkatapos ng dalawang hakbang ay nilingon niya si Fatima. Natuntun niya ang resort ko dahil sa vlog mo, Timmy. And where is she now? Habol ng pinsan niya. She's gone. Walang buhay naman niyang tugon na tinuloy ang mabibigat na hakbang palayo. Kinagabihan ay uminumos siya ng alak hanggang sa nakatulog. At kinabukasan, sa umpisa ng parlor games ay halata ang kawalan niya ng gana. Bagay naman hindi nakaligtas sa observant niyang lolo. Kinausap siya nito matapos ang tanghalian. Katahimikan ang isinigot niya sa mga tanong nito. Napailing na lamang ang abuelo at iniwan siya sa study. May kutob siya na si Kian ang kukulitin nito. Part 5. Manong, sigurado ba kayo na ito ang tamang daan? Tanong ni Carla habang sinisipat ang kaling pinapasok nila. Tumango ang driver ng van na inupahan niya sa Likaspi. Mula pa nung nakaraang araw ay ito na ang driver at tourist guide niya. Magkagaling niya sa Kagsagwa Ruins Park, nung nagdaang araw, halos nilibot niya ang buong albay. Nagpunta siya sa kamali kung saan kilala ang masarap na pinangat. Ilang boxes din ang pilin at candy ang binili niya. Ipamimigay na lamang niya. At ang mapadaan sila sa palengke kung saan maraming native products na likha sa abaka, binili niya lahat ng umaagaw sa atensyon niya. Mula sa bag hanggang sa chinelas, wala siya nagustuhan na hindi niya binayaran. Nang gabi na ay nagpahatid na lamang siya sa pinakamalapit na hotel. Doble sa halaga ang rent ng sasakyan ang binigay niyang tip sa driver at sinabi niyang balikan siya kinabukasan. At ngayon, sa pinakamalayong barangay ng Ligaspi ang tungo niya. Gusto niyang makita ng malapitan ng lugar. Gusto rin niyang malaman kung totoo ang mga nakasulat sa vlog na sinabi ni Wilbert. Kung sa Javier Mansion ang tungo ninyo na may ginaganap na reunion taon-taon, tama ho ang daang binabaybay natin. Anong driver niya na may accent na Tagalog? Kilala ho ang pamilyang pupuntahan ninyo kahit na sa bayan? Ganun ho ba? Tumungo ito. Bisita kayo ng isa sa mga kamag-anak doon? Naku, hindi ho. Agap niyang sagot. Nabalitaan ko lang ho na masaya raw doon, kaya welcome naman ho ang bisita, ma'am. Bukas ho ang pinto nila sa kahit na sinong gustong makibahagi sa kasiyahan. Libre rin ho ang pagkain. Napansin niyang tila sa pagkain natatakaman driver. Naaaloy na napangiti na lamang siya. Gaano pa ho kalayo, manong? Tanong niya nung mapansin niyang kakahawya na ang nasa gilid ng kalsada. Malapit na, ma'am. Nanahimik na lamang siya at ilang minuto pa ay bumagal ang takbo ng van. Yan, ang Javier Mansion, ma'am. Hindi niya maiwasang humanga sa kabuang itsura ng paligid. Sino ang mag-aakalang sa dulo ng rural na lugar na to ay nakatayong ganitong karangyang bahay? Hilera ang nagaganda ang kotse sa bakuran. Dahil nakabukas ang gate ay kitang-kita niya mga tao sa loob na lahat ay kumakain. Mukhang natuon sa tanghalian ang dating nila. Hihinto ba tayo, ma'am? Tanong muli ng driver. Kung manunod ho kayo ng mga aktibidades, pasok ho tayo. At gumiti ito. Tila nahihiya pang umami na nagugutom na raw. Naku, pasensya na ho na wala sa isip kung kailangan niyo pang mag-lunch. Ho, wala yun. Iha, hayan ang pagkain, libre pa. Ano ba, bababa tayo? Napatitig siya sa driver. She had been the Dicastra princess for years. Lahat ng galaw niya ay tila dinumero. Maano ba nabang subukan niyang lumiis sa daang dapat na nilalakaran ng isang tulad niya? At ngumiti siya. Sige o, tara ho. Umaliwala sa mukha nito at naunang bumaba upang ipagbukas siya ng pinto. Ang dalawang garda na sa gate ay ngumiti nang makita siya. Dagos ka mo. Ang mga mata ng dalawa ay sa kanya nakatuon. Tuloy daw tayo, ma'am. Agad namang sambot ng driver nang lingunin niya to. Nagiwan siya ng ngiti sa dalawa. At kagad itong humanap ng mauupuan. At nang makakita, iginiya siya ni Turon. Na mag-alok itong ikuha siya ng pagkain ni Hiyan, tumanggi siya at nagpasalamat.
Ano ang dessert nila, Manong? Usisa niya nakabalik ito at tanga ng isang plato ng pagkain. Marami ho. Gusto niyo ikuha ko kayo? Magiloy naman siyang umiling. Ako na lang ho. San ba? At itinuro nito ang direksyon. Kung nabubuhay ang Lolo Philip niya, tiyak na atakin ito sa puso kapag nalaman ang ginagawa niyang to. Saging lamang ang pinili niyang kunin. Kumuha rin siya ng isang baso ng fresh juice. Umiikot pa rin ang mga mata niya sa paligid habang pabalik siya sa pwesto nila ng driver niya. Dahil nga busy ang mga mata, hindi niya napansin ang lalaking kasalubong niya na wala rin sa nilalakaran ng atensyon. Nagbanggaan sila at natapon sa dibdib nito ang fresh juice na hawak niya at marahas siyang napasinghap. That's damn cold! Bulalas nito sa shock na tono. Sorry, oh my God! I'm sorry, hindi ko sinasadya. Nagangat siya ng tingin upang muli ring mapasinghap. Renz? Carla? Hindi niya alam kung anong nangyari. Nanghina ang pakaramdam niya at umikot ang paligid at bigla ay nagdinim ang lahat. Carla, so this is the Carla you've met in one fateful ride? Nanunoksong tanong ni Kian kay Renz habang pareho silang nakamasid kay Carla. Nanunin nakahiga sa kama at wala pa ring malay. Nandun sila sa isang guest room sa mansion kung saan dinala ni Renz ang babae. Tiniyak ng pinsan na babalik ang malay nito maya-maya lang. Ang sabi mo, she's gone. Anong ginagawa niya rito? Huwag mong itanong sa akin dahil hindi ko din alam. And he is. She dumped me. Sa paano ng bulkan mayon, naaasar niyang dugtong. Sa panggigalalas niya ay humalagbak ito ng tawa. Akmang bibigyan niya ito ng suntok ng kumilos si Carla at nagbalik na ang malay ng dalaga. Kay Kian unang natuon ng mga mata nito. Kumura pa ito ng dalawang ulit bago lumipat sa kanya ang mga mata. Renz? At gumuhit sa mga labi nito ang pamilyar ng ngiti. Matapos siyang hagurin ang tingin sa mukha. Tinitiyak marahil ito na totoo siya at hindi bahagi lamang ng imahinasyon. Gabundok ang pagpipigil niya kapin nito at siliin ng halik. Ang kasama ko? Tanong nito at bumangon na. I'm sorry, I collapsed. Naiiyang ngumiti ito. Nasaan nga pala ako? Guest room. Si Kia naman ang sumagot. At ang kasama mo? Pinabalik ko na sa bayan, iha. Sa bandang matoberedad na tinig na kalalang kilala ng magpinsan. Pinababalik ko na lamang pagkatapos ng kasiyahan. Nagpalipat-lipat sa kanilang tatlo ang namimilog ng mga mata ni Carla. Lolo? Aniya ni Ibig magprotesta. Save it, Renz. Narito na lang din siya. Let her stay and join the activities. But, Lolo mo? Stay and join the activities? Nagugulo ang usal ng dalaga na tila pinipilit i-process sa utak ang mga narinig. Ibig sabihin? Renz family. Child, my youngest grandson. Casual naman nakumpirma ni Lolo Alfonso sa maaring hinuha ng babae. At napasinggap ito. Kung ganun, kayo ang doon na tinutukoy ng driver? The great Benvenido Alfonso Javier. Sambot ni Kia na tila alun-alyo pa sa eksena. Lumipat sa kanya ang mga mata ni Carla. Kabilang ka pala sa pamilya nila? Bakas na bakas sa anyo nito ang hindi pagkapaniwala. And he heave a deep sigh. What are you doing here, Carla? Pantay niyang tanong sa malamig na tono. Hindi ba ayaw mo na ako makitang muli? That's not the proper way to treat a visitor, Renz. Saway naman ang lolo niya. Napangisi si Kian pagkatapos ay nagpaalam na lalabas na. Sumunod na rin ang matanda matapos itong tiyakin kay Carla na welcome ito bilang bisita. Renz? Inulit niya ang tanong at nanatili lamang itong nakatitig sa kanya. Hindi makapaniwala si Carla na nasa harapan niya ng mga sandaling to si Renz. Ang shock na hanggang ngayon inasa dibdib niya pa rin. Ang dahilan marahil kung bakit nawala na siya ng malay kanina. At nagsunod-sunod na ang mga hindi niya inaasahang revelasyon. Kabilang pala si Renz sa pamilyang to. At ang lolo nito, familiar. At parang nakita na niya kung saan ang hindi niya lang maalala. What are you doing here? Ulit ng binata na nagpakurap sa kanya. Minababasa siyang pipinggalit sa mga mata nito. Kung pupunta ka rin pala dito, bakit kailangan mo? Hindi ikaw ang pinunta ko rito, Renz. Agap naman niya. Lalo nagdilim ang mukha nito. Ibang iba sa anyo nito nung nasa Sorsogon sila. Kabilang ang mansyon. Sa lugar na nasa listahan kong puntahan.
and I want to see the event personally. Event? Susug nito at nagsalubong ang mga kilay. Ang reunion, the blogger mentioned it too. Oh yeah, kilala mo ba personally ang blogger na sinasabi mo? Nangaarok ang titig nito at napalunok siya kung kabilang siya rin sa pamilyang to. Natitiyak niyang kilala nito ang blogger at wala siyang choice kundi umamin. No, kasunod ng mariing pagpikit. Ang totoo, ang kaibigan ko ang reader ng blog niya at hindi ako. Sinabi niya lang ang lugar and gave me the pictures with address and sketch how to get there. Matagal hindi nagsalita si Renz at nababasa niyang lamig na anyo nito. Who is this friend? Wilbert. At halos sabay lamang ang pagbaling nila sa pinto nang may kumatok doon. Bumukas yun at niluwa ang isang babaeng kahawig ng kaibigan niyang modelo. May I come in? Nakangiting paalam nito kay Renz at nakatingin. Sabi ni Kian siya yung sinasabi mong nagsalita ang lalaki. Kaya pala hindi mo siya kilala dahil hindi talaga siya ang reader ng vlog mo. At muli napasingap siya. Kung ganun ito si Timmy? Hi, she managed to say. Ngumiti ang babae at nilapitan siya. Natuntun mo raw ang resort ni Renz dahil sa vlog ko, pati ang mansyon? Dumango siya. Kaibigan ako ni Wilbert. Oh, bulalas itong halatang nagalak. Wilbert, the funny chef. Kilala ko siya. Love ko ang mga recipes niya. At bumaling ito kay Renz. May tantrums ka raw, sabi ni Lolo. Nang sulipan nito nang may warning sa tingin ng babae, tumatawa itong nagpaalam sa kanya at bago lumabas ay, kailan ka pa naging mean sa magagandang babae, Renz? Kung posible lamang na pumatay ang tingin ay baka kanina pa bumulagta si Timmy na ngayon ay nakalabasan ng silid dahil sa talim ng tingin ni Renz sa nakasara ng pinto. Binalot sila na nakakabinging katahimikan. Do you really want to stay here? Mamaya-maya ibasag ito sa awkward na katahimikan. Ipahatid kita anumang oras sa lugar na gusto mong puntahan. Just say so. Do you want me to stay? Balik tanong naman niya. Nagtama ang mga mata nila. Lumunok ito kasunod ng buntong hininga and more on resignation. Kitang-kita niya ang pagpapalit nito ng ekspresyon. Mula sa matigas at malamig na anyo'y lumambot at umaliwala sa mukha nito. Kung gusto mo, Kyla, sabi nitong halos bulong na lang. Inulit niya naman ang tanong. Yeah, he said, followed by a gentle smile. Nagrigod ang puso niya. At bago pa niya napigil ang sarili, nakatayo na siya at napayakap dito. Promise me one thing, Renz. What? Make my stay memorable, will you? Nakikiusap ang tono niya. Nang hindi ito kagad sumagot ay dumistansya siya at tumingin sa mga mata nito. Please? Excited siyang naging bahagi ng event. Saglit siyang nitong tinitikan bago tahimik na tumango. Okay, sure, Carla. Aliw na aliw si Carla habang pinagmamasta ng mga couple na kasali sa parlor games. Kanina ay kasali sila ni Renz sa larong palibilisan at pabalsagan ng itlog. Pati sa pabilisan ng pagkain ng masanas ay sumali rin sila. Nang asikat na newspaper dance ang sumunod na game, ay umayaw na siya at humingi ng time out. Napagod siya sa katatawa. Kaya heto, magkatabi sila ni Renz habang pinapanood ang tatlong couple na naglalaban ng semifinals. Ayon sa binata, tatlong taon na raw na hawak na mag-asawang Kian at Timmy ang titulo bilang champion sa larong yon. Sinong nanalo sa tingin mo? Nasa mga pinsan ang atensyon niya. May kuto ba kung tatalunin ang champion? Ngiti niya rito. I'll bet for the lady in red. Money and fiancé? Yeah. Kian ang Timmy, anong price at stake? Nagtama ang mga mata nila at maya-maya nakangiti na rin sila sa isa't isa. Torrid kiss? Ani rin sa nakangisi na. Ang lakas ang tawa niya. I'll settle for a gentle kiss. Sakay niya, may kumpiyansa siya sa couple na choice niya. Napayas pa siya nang matanggal lang isang couple sa tatlong magkakapareha. Si Kian at Timmy versus Herbert. Money and fiancé ang natira sa finals. Umawang ang mga labi niya nung huminto ang tugtugin. Oh no! Naibulalas niya na bumagsak sa lupa ang bet niya at nanatiling nakatipto si Kian habang yapo si Timmy. Kian and Fatty won! Anunsyo ni Lolo Alfonso na nasa makeshift stage sa gitna ng hardin. Palakpakan at nang balingan niya si Renz ay nakangisi to at tila lumang oras ay sisiilin siya ng halik. Nakipagtagisan siya ng titig dito at nang akmang aabotin siya nito ay mabilis siyang nakatakbo palayo.
Tumatawa itong humabol at mabilis siyang lumiko sa bandang likuran ng mansyon. Nagkubli siya sa isa sa mga punong naroon. Show up, sweetheart! Give me the third kiss prize! Inutop niyang ibibig upang pigilan ng pagtawa. Nawala naman ng kaluskos at nawala ng sirens. Napangiti siya. Unti-unti siyang sumilip upang mapasingap lamang ang may biglang dumakot sa baywang niya mula sa likuran. Mabilis siyang naisandal ng taong iyon sa katawan ng puno at bilang automatic response, naitaas niya ang dalawang kamay sa anyong sumusuko. Renz, got you. Nakangising tura nito at bumaba ang tingin sa mga labi niya. Nanghina siya, hindi pa man ito hinahagkan. Hindi na siya nito binigyan ng pagkakataong mag-isip at siniil na siya ng halik. The feeling was familiar. Renz, usal niya ng kabigin siya nito sa dibdib habang pinabawi nila kapwa ang paghinga. It wasn't gentle. Napapangiting reklamo niya. You didn't like it? He asked. I like it better. Sagot niyang nagpahulig po sa masiglang tawa nito. Kinabig siya nitong muli at paulit-ulit na hinigkan. Habang ikakasiya sa garden ng lahat, sila inaruroon sa lilim ng mayabong na punong mangga at abalang hinahagan ang isa't isa. Hindi na nagtaka si Renz na makita niyang tatlong nagagandahang babaeng sakay ng mga bagong dating na sasakyan. Nasa veranda siya na mga sandaling niya tinatarap ang nangyayari sa labas. May tumikim sa kanyang likuran, si Kian. Tumanaw rin ito sa ibaba at wala pa rin nababanggit si Lolo tungkol sa kasal, Renz. Usisa nito. Marahan naman siyang umiling. Do you think she's one of them? Tinanong nito ang tinutukoy niya at ang isa sa mga yun ay anak ng mayor ng bayan. Pamangkin naman ng gobernador ng probinsya ang isa at ang huli anak ng kaibigan doktor ng lolo niya. No idea. Anito, paano kung isa nga sa kanila ay may napili ka na ba? Napabuntong hininga siya. Kahit siguro ihilera sa harapan niya ang mga nagagandahang babae sa buong Pilipinas at sa buong mundo ay wala pa rin siyang pipiliin. Liban na lamang kung kasali sa hilerang iyon ang babaeng gumugulo sa isip at damdamin niya. Si Carla. Alam mong wala sa priorities ko ang pagpapakasal, pinsan. Aniya. Correction. Agap naman ito. Wala sa sistema mo. You're in the playing side. I know pero... Renz, hindi ka ba napapagod? Napabuntong hininga naman siya kasunod ng paghagod sa batok. Just recently, pag-amin niya, ikinibento niya rito ang tungkol sa reunion na dinaluhan niya. Any plan? Basag muli ni Kian sa katahimikan pagkatapos niyang magkwento. Nasa panig mo ako kahit sawain mo si Lolo. And he assured. Ngumiti siya. I know. Thanks. And how about this, Carla? Matagal siyang natahimik. Ano ba ang dapat niyang isagot gayong kahit sa sarili niya hindi rin siya sigurado? At lalong hindi siya sigurado sa lugar niya, sa buhay ni Carla. I don't really know her, he said in a sad tone. Nakakunat ang noon ito ng lingunin niya. Anong ibig mong sabihin? Pangalan lang niyang alam ko, nothing else. Ayaw niya magkwento tungkol sa sarili niya o sa pamilya niya. Paliwanag niya na may pait na ang tono. Inilahad niya kung paano sila nakakilala ng dalaga pati ang pagsasama nila sa kanyang resort sa Sorsogon. She's special, isn't she? Kian asked. Mapait naman siya napangiti at muli niyang hinagod ang batok at helpless sa tumingala. Alam niyang nakuha na ni Kian ang mensahe ng pananahimik niya. Playback time, I guess. Aniya, maya-maya sa mapait na tono. I've been playing for years and now that I found a girl, she won't help me. Why not? Maybe she wanted an affair while I want more than that. Are we talking about the sitting here, Renz? Tila hindi makapaniwalang susog nito habang napapangiti. Commitment relationship? Whatever you call it. All I want and need is her, Kian. Siya lang. I want her mind. Mine alone. Pumalatak ito at tinapik ang balikat niya. Kung napapalakas ang loob o nakaasar ay hindi niya matiyak. Ang huling sinabi nito bago siya iniwan ng tumimo sa utak niya. Finally, you're in love, Renz. Am I? Ulit ng isip niya. Pero paano ang kasala sinasabi ni Lolo? At hindi na siya muli pang nakasagot. Part 6. Carla?
Napatingin ang dalaga sa tumawag sa kanya. Noon ay nasa balkonahe siya ng mansyon na tinatanaw ang mga taong nasa garden. May mga naghahanda para sa hapunan. May mga bata naglalaro. At may kumpul-kumpul na mga bisita na kukwentuhan. Napangiti siya. Lahat ay abala samantalang siya ay heto. Nag-iisa na naman. Kanina nakita niya kausap ni Renz ang tatlong mga babaeng bagong dating. At ang lolo nito. Mukhang kilala nito ang mga babaeng yun. Sa higit pa lang ng yakap nito sa mga Eva na yun. Mukhang hindi lamang basta magkakakilala. At dalawa, sa tatlong babae ay hinigkan pa sa labi si Renz. She ignored the pain in her chest. Wala siyang karapatang masaktan. They may be attracted to each other. At patunay nun ang mga yakap at halik na pinagsaluhan nila. Pero hanggang doon na lamang yun. Hindi nila maaring dahilin pa sa mas malalim na level ang kanilang samahan dahil imposible yun. She had decided just yesterday. Habang mag-isa siya ay umiiyak matapos umalis si Renz, nagagawin na niya ang nais ng lolo niya. She would marry the man and the island would remain her. Hi! Ganting ngiti niya kay Timmy. Lumapit ito at tumanaw rin sa paligid. Hindi ka ba nababagot mag-isa rito? Hindi naman. May matangkad na batang dumating at yumapo sa baywang nito. Friends kayo ng girlfriend ni Tito Renz? Ma'am? Nangingislap ang mga mata nito nang titigan siya. Si Trisha, ani Timmy. Aldets namin ni Kian. Binati niya ang bata. Hindi ako girlfriend ni Renz, pagtatama niya. But I saw you two kissing. Masayang sabi nito sa tonong tila nakatuklas ng mahalagang lihim. There! Itinuro pa nito ang direksyon. Sa mango tree. Napasingap siya. Natutop naman ni Timmy ang bibig. Trisha! Saway nito na makabawi marahil. Tumatawang lumayo ang bata. Pulang-pula naman ang pisngin niya at hindi na siya makatingin kay Timmy. She's 8 years old at napakakulit. Pasensya ka na. Anito, at wala na siyang alam sabihin kaya nanahimik na lamang siya. Maya-maya nakita niyang palapit na si Renz. Kasunod dito si Ian kaya nagpaalam na si Timmy. Enjoying yourself? Nakangiting saad ng binata. Napatitig siya rito. Bakit may lambong ang mga mata nito ngayon? Wala ang kislap na dating niya nakikita. Tahimik siyang tumango. Mamaya pa naman ang dinner at tapos na ang mga activities ngayong araw. Mamasyal na lang tayo. Saan? Maglilipat lang. Come on. Hinawakan na nito ang kamay na tigil niya sa palabas ng gate. Meet my toy and Kian's Neo. Napangiti siya. Binigyan pa ng cute na pangalan ng big bike. Matrix inspired and she indulged. Trinity. Yan sana ang pangalan niya. Ayaw lang ni Kian. Alitong tumatawa dahil magsiselos raw si Timmy. Lumapad ang ngiti niya. Kapag ayaw namin magkotse, ito ang savior namin sa pamamasyal dito. Kinuha nito ang isa sa dalawang helmet at isinuot sa ulo niya. Pagkatapos ay sumampa na to sa big bike. Hindi ka ba magsusuot ng helmet? I miss the rural air. Sabaga lang ang helmet. Come on. Kapag hindi ka nagsuot ng helmet, hindi ako sasama. Matagas naman niyang sabi. Nakaangat ng kilay nito nung lumingon sa kanya. You mean that? Napapailing na inabot na lamang nito ang isa pang helmet at isinuot. Numiti siya at sumampan na sa likuran nito. Yumakap siya sa bewang nito at panatag na humilig sa likod nito. Isasantabi na muna niya ang mga alalahanin at kalilimutan na muna niya ang pansamantalaang kung sino siya at ang mga problema kakabit ng pangalang yon. Ang mahalaga ngayon, kasama niya si Renz at ang mga alaalang mabubuo pa nila na magkasama isasama niya sa kanyang listahan ng magagandang alaala. Ready? Tanong nito matapos buhayin ng makina. Bilang tugon ni hinigpitan niya ang yapo sa bewang nito. She never thought he could drive like a madman. Nung sakay siya sa kotse nito, maingat tong magmaneho. Pero sa pagkakataong ito, kulang nilang ilumipad sila. She loved adventure and she herself drove like a superwoman when the situation calls for it. Kaya ang mabilis silang takbo ay walang problema sa kanya. Sa tansya niya ay humigit kumulang 30 minuto ang lumipas bago niya naramdaman ang paghina ng speed nila. Dumistansya siya mula sa lalaki at sinipat ng paligid. Nagtatayog ang puno ng mga gilid ng kalsada. At anong nasa unahang yun?
Stop! Aniya sa malakas sa boses. Sinunod naman ito ang nais at itinabi nito agad ng big bike. Why? Guhabas? Tama nga ang kutob niya. Mga hinug na bayabas na nakita niyang mga bilog na dilaw. Ang dami! Hitik ang mga puno sa tabi ng kalsada. Sa mabilis na kilos na gawa niyang bumaba, inalis niya ang helmet at nagtataka namang pinatay ni Renz ang makina ng big bike. Hindi ba bawal kumuha? Excited niyang tanong. Abot kamay kasi ang ilan sa mga bungat na aalo na tumawa to. Alam mo ba na bilago ang huling pumitas dyan? Seryosong sabi nitong pumawis ang ngiti niya. Nang malukot ang mukha niya tumawa to. Bayabas lang iiyak ka na? Tukso nito at nag-alis ng helmet. Bumaba rin ito upang sipati ng mga bunga. Ano pang hinihintay mo? Pitasin na! At tinalunan nito ang mga bungang kaya nitong abutin. She joined him. Pagkatapos ng ilang minuto, nakaupo na sila sa gilid ng kalsada at paligsahan sa pag-ubos sa mga bunga ng bayabas. Ang takaw mo! Sinikos siya nito. Umingos naman siya at patuloy ang pagkagat ng bayabas. Wala kang pinagkakaiba kay Trish. Wala siyang pakialam kung batang paslit ang tingin nito sa kanya ng mga sandaling yun. Basta siya, sarap na sarap sa mga hinug na bayabas. And for the first time in her life, she felt free. Ngayon ka lang ba nakakain ng bayabas? Tuksin itong natatawa. She grinned and rolled her eyeballs. Ngayon lang ako nakakain ng bayabas na ako ang pumitas. Ang sarap pala ng fruit of labor. At bumangis-ngis pa siya. Namilig naman ng mga mata niya nang biglang hawakan ni Renz ang baba niya at sinil siya ng halik sa labi. Nabitawan niya ang may kagat na bayabas na hawak niya. Pinawalan din ito ang labi niya pagkatapos ng ilang segundo. Will you be my girl, Carla? Naudlot sa ere ang paghinga niya. Wala sa sarili na isubo ang bagong bayabas na kinuha niya matapos mahulog ang una. Renz? Kasunod ang paglunok. God knows she wanted that. But she just can't. Can't. May kung ilang minuto siyang natinitigan. Nakita marahil ang pag-alinlangan niya kaya napailing na lang. No. Halos hindi naglago sa lalamunan niyang salitang yun. At sa buong buhay niya, yun ang pinakamasakit na salitang nanulas sa kanyang mga labi. I'm sorry. Hindi na niya natapos ang sasabihin dahil kinabig na nito ang batok niya at muli siyang siniil ng halik. The kiss wasn't gentle or passionate this time. It was punishing. Ang paraan nito ng paghalik sa kanya ay may nais patunayan. A punishing kiss or otherwise, pareho lamang epekto sa kanya. She loved kissing this man at nagpaubaya siya sa halip na pumalag. Seconds later, Ren's kisses became gentle and she kissed him back with obvious longing. He groaned and ended the kiss. Your kiss said otherwise, Carla. Malamig ditong pahayag habang nakatuon sa kakahuyan ng malamig ding tingin. You feel the same way about me? It wasn't a question but a confirmation. Hindi pa rin siya kumikibo. Ano bang maari niyang sabihin? What's stopping you? Noon lamang ito bumaling sa kanya at umiwas siya ng tingin. Marami kang hindi alam tungkol sa akin, Renz. She said in a small voice. Sabihin mo nang malaman ko. It won't change a thing, she said, and her tone bitter with finality. Sa sulok ng mata niya nakita niyang tumiim ang mukha nito. Nagagalawan ang mga ugat sa mukha nito, pero hindi nagsalita ng anuman. Dumaan pa ang mahabang katahimikan. Forget I asked din. Maya-maya sabi nito sa malamig pa ring tono. Tumayo na ito. Hindi ko ugaling ipilit ang sarili ko sa taong ayos sa akin. At nagsuot na ito ng helmet at sumampas sa big bike at binuhay ang makina niyon. Sa mabigat na kilos, ay inihanda ni Carla ang sarili para sumampas sa likuran nito. Nawala na ng lasa ang mga bayabas. At nakakabingin ang katahimikan habang nasa biyahe sila. Sa nangyaring ito, wala nang dahilan para manatili pa siya sa mansyon. Dahil magkakasakitan lamang silang dalawa. Huling nagpaalam si Carla kay Lolo Alfonso, niyakap siya nito na para bang kabilang siya sa pamilya. Mahaba pa po ang listahan ko na pupuntahan, Lolo. Pagsisinungaling niya. Ang totoo, babalik na siya ng Maynila ngayon din mismo kapag pinalad siyang maging chance passenger. Siguro bukas, lilipad siya ng Davao ng Cebu ng Palawan
Hindi niya sigurado kung saan. Or maybe, she would go Greece or Pluto perhaps. Miserable life, she thought. Hanggang kailan ba siya tatakas? Kung harapin na kaya niya ang lahat? No, hindi pa ngayon at hindi pa sapat ang tibay ng dibdib niya. At hindi pa siya nakakabawi sa pagkawala ng kanyang lolo Felipe. Ipahatid kita sa hotel at tinutuluyan mo, iha? Anang matanda at tinitigan siya. Walang ipinagkaiba ang titig nito sa titig ng lolo Felipe niya. Pigil na pigil niyang mapaluha sa harapan nito. Kung hindi lamang gabi na. Tatanggihan na lamang sana niya ang alok. Wala na rin daw siyang ibang maaaring sakyan dahil ang huling biyahe ng jeep sa lugar ay hanggang alas 7 lamang. Thank you, Lolo. I had a great time. Nakangiting tugon niya. Pinagpapasalamat niyang hindi na tumagtanong ng anuman tungkol kay Renz. Si Renz na sumama sa isa sa tatlong babaeng dumating kanina at hindi na sila nag-usap pa matapos sila maghiwalay kanina sa sala ng mansyon. At ngayon, halos 3 oras na ang lumipas. Hindi pa rin ito bumabalik. Gusto yun man niyang magpaalam ay hindi na niya nagagawa pa. Mabuti na rin siguro yun. Baka mahirapan pa siyang umalis kapag nakita niya to. Pagod na siyang umiyak. Tayo na ho, ma'am. Anong driver na mag-ahatid sa kanya matapos itong ayusin sa sasakyan ng mga gamit niya. Tumango siya bago humakba ang patungo sa naghihintay na kotse. Ay nilingon niya ang mansyon. Nasa balkonahe si Lolo Alfonso na nakatanaw sa kanya. Ganon din si Fatty at Kian na nasa veranda naman. Ang ilan pa mga kamag-anak ni Renz na napansin niya nakatanaw rin ay nginitian na lamang niya. Kumaway siya at nagpaalam kina Kian at Fatima. Ganon din kay Lolo Alfonso. 2 hakbang pa lamang ang nagagawa niya nang may pumasok na kotse sa bakuran. Humabog ang dibdib niya nang makilala ang kotse ni Renz. At nang bumaba ito at magtama ang kanilang mga paningin, hindi niya napigilan ang pagmamasa ng mga mata. Fate was making things harder for her. Life is never fair, Carla. Yeah, mapait niyang usal sa sarili. Life is never fair. Sinikap niyang kalmahin ang sarili at nagsimula siyang humakbang. Ganon din ang lalaki. Huminto sila sa harap ng isa't isa at sa gitna ng hardin. Tiniyak niyang may sapat siyang distansya. Natatakot siyang ipagkanulo ng tunay niyang damdamin. I'm leaving. Halos bulong na lamang na usal niya na nakapako sa Bermuda grasa sa tingin. I can see that. Walang buhay naman itong tugon. Isang katahimikan ang naganap. Nag-isip siya ng iba pang maaring sabihin. Thank you for everything, Renz. Hindi naman to kumibo. Nagdesisyon na siyang humakbang at lampasan nito pero tumapat siya rito. Pumigil sa braso niyang isang kamay nito. Yakap na siya nito nung sumunod ng mga sandali. Ito na ang ikalawat huli pagkakataong tatanawin kita palayo, Carla. Tila nahihirapang pulong nito. The next time I see you again, kahit patayin ako hindi na kita pakakawalan pa. Renz, namasa ang mga mata niya and her chest tightened painfully. You have no idea how it kills me watching you leave. He uttered, his voice almost broken. Nangilid na ang luha niya at hindi niya napigilan ang paghikbi. Ang nais niya ng mga sandaling yun ay manatiling nakakulong sa mga bisig nito. Ngunit hindi maaari. Hindi niya rin kayang i-give up ang isla kung saan naroon ang magagandang alaala ng kanyang ina at abuelo. Memories were all she had now. I'm... Don't. Agap nito. Stop saying you're sorry. At muli siyang napahikbi. Don't I deserve a single explanation, Carla? Lumista siya ito at tinitigan siya. Nararamdam ko hindi mo ko gustong iwan. What's stopping you, Carla? Why? Ikakasal na ako, Renz. Pakiramdam ni Renz ay matalas na espada ang bumaon sa puso niya sa tinura ni Carla. Huminto ng ilang segundo ang paghinga niya. Ang bigat sa dibdib niya na hindi malang nabawasan sa ilang oras na lumipas. Wala na magkausap sila kanina ay natriple. Pumurong siya ng isang hakbang at wala sa sariling pinakawalan ng dalaga. Tinutup naman ito ang bibig at tumakbo patungo sa naghihintay na sasakyan. Hanggang sa nakalabas na sa gate ang sasakyan at nawala na ito sa paningin niya, mistula pa rin siyang estatwa sa gitna ng hardin. Hindi totoo ang narinig niya. Hindi pa ikakasal ang babaeng kahulugan ng buhay niya ngayon. Naghanap siya ng makakapitan. Nung wala siyang mahapuhap,
ay kinuyom na lamang niya ang kanyang mga kamay. Ngayon niya naintindihan kung bakit ayaw magbigay ni Carla ng impormasyon tungkol sa sarili o sa pamilya. Wala itong balak maging bahagi ng buhay niya dahil matagal na pala itong pag-aari ng iba. Mula sa simula pala, meantime lover ang papel niya sa buhay ni Carla. Pansamantalang kasama. Habang hinihintay nito ang petsa ng kasal at nagtagis sa mga ngipi niya, ang galit ay para sa sarili dahil ang laki niyang tanga. Kung nitong nakalipas sa mga araw ay walang gana si Ren sa mga activities, ngayong araw na ito na nasa beach sila ay wala siyang hinto sa pakikisaya sa mga kamag-anak. Nailabas na yata niyang lahat ng pawis sa pakikipaglaro ng beach volleyball kanina. Hindi pa nakontento, nakipagkulitan siya sa mga pamangkin niya. Nakipaghabulin siya sa mga tuwa at nakisali sa paggawa ng mga kastilyong buhangin. Hanggang ang karera ng mga bangka-bangka ang papel, ay hindi na rin niya pinalampas. Hindi niya binigyan ng pagkakataon ng sarili niyang mapag-isa dahil alam niya kung anong mangyayari. He would go back to the same miserable feeling. Tama ang isang gabi ng pagpapapahirap sa sarili. Tama na ang isang oras sa tumutulong shower habang ang tubig at luha ay naglalaho sa mukha niya. Tama na ang kahibangan niya sa petsang pag-ibig na to. Nasakit lamang sa damdamin ng dala. Tama lang pala na hindi kasali ang emosyon sa mga affairs niya dahil ito lamang ang kahantungan ng lahat. Too much pain. Renz, iho! Nilingon niya nang tumatawag na si Lolo Alfonse. Ang mga kids? Usisa nito at umupo sa tabi niya. Susunod rin ako, uminom lang ako ng tubig, Lo. Bukas, aalis na naman ang lahat. Babalik ka na rin ng Maynila nang hindi pa tayo nakakausap ng sarili nan. This is it. Aniya sa sarili. May dapat pa tayong pag-usapan, Lo? Kunwari wala siyang alam. Hindi niya ipahamak sa abuelo si Kian. At tahimik naman itong tumango. Ang kotob ko, wala kang seryosong relasyon, Renz. Dahil ni minsan wala kang babaeng isinama rito. Pero kung sa'yo pa rin ang manggagaling, don't you have a girlfriend, iho? Don't have, old man. I'm single and handsome. At dinaan na lamang niya sa biro ang lahat. Alam na niya kung saan patungo ang usapang to. Kung yun ay tutol siya sa ideya, hindi na ngayon. Wala na namang sa isa ang buhay niya pa. Kaya, para saan pa ang pagtutol? May pag-ibig ba siyang ipaglalaban? Hay ng babaeng nagkaroon ng pawang sa puso niya, ay ikakasal na din sa iba. Gusto niyang uminom hanggang lumubog ang araw. Ikaw na lang ang binata sa pamilya, Renz. Do you know someone who can be my bride, Lo? At pinagaan niya ang tono para hindi mahalata ng matanda na alam na niya ang balak nito. This thing is serious, Renz. So am I. Gusto kong mag-asawa ka na. At itong babae, ipapakilala mo ako sa kanya, Lo? Ipakilala mo ako sa babaeng gusto niyong pakasalan ko? At malungkot siyang tumanaw sa walang hanggang karagatan. Punong-puno ng sakit at pait ang puso niya. I'll marry her, Lo, anytime. At saka siya nagpaalam na magsuswimming na. Hindi na niya nakita pa ang pagsilin na makahulugong ngiti sa mga labi ni Lolo Alfonse. Mahigpit na yumapos si Carla kay Wilbert nang pagbuksan siya ng pinto. Isang oras pa lamang siya nakabalik sa Maynila. Hindi na niya nais umuwi sa mansyon ni Don Felipe. Tumuloy siya sa bahay ng kaibigan. What happened? Hindi ba dapat nasa albay ka? Isang linggo pa lang. Hindi na nito natapos ang sasabihin dahil humihigbi na siya sa dibdib nito. Naman Carla, hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo. Wala na yatang oras hindi ko umiiyak. At nagbiyahe ka ng gabi para lang iyakan ako? Hindi naman niya to pinansin. Pupunta ako ng Greece, Wilbert. Deklara niya, kahit hindi pa siya sigurado kung yun nga ang gusto niyang gawin. When? Siguruhin mo lang na babalik ka bago matapos ang tanning mo. Hindi mawawala sa akin ang isla. Matigas niyang sabi sa pagitan ng paghikbi. Mayamay dumistansya na siya sa kaibigan at tinuyo niya ang luha. Hindi na siya nito paupo sa sofa sa sala. Magpapakasal ka na? Tiyak naman ang pagtango niya. Kung nakapag-desisyon ka na pala, bakit hindi mo paharapin ang lahat ng to? Meet the man. Oh, by the way, tulad ng bilin mo, ipinadala sa akin ni Attorney Santilla ng report tungkol sa soon-to-be groom mo. Hindi ka naman siguro magagalit kung binuksan ko ang sealed envelope? Concern lang ako sa'yo at gusto kong makilala ang lalaki at alamin kung safe ka
sakaling maging asawa kanya. Hindi interesado ni Kibit Balikat lamang siya. Wala siya sa condo unit niya ngayon, out of town raw ayon sa search ko. He's a good man, Carla. No criminal record. Thank God, hindi sadista. He's engaged in clean living, meaning drug-free. Hindi alcoholic at walang girlfriend. Lita niya nito. Napabaling naman siya sa kaibigan. Walang girlfriend? Ugly siya? Natatawang ginulo nito ang buhok niya. Fortunately, no. Women go after him. Papalit-palit siya ng babae? A womanizer? Hindi siya pinansin ni Wilbert at nagpatuloy ito sa litaniya. Nasa linya ng computers at perfume manufacturing ang negosyo ng pamilya niya. He's an IT specialist and also holds a degree in business. Presidente siya ng kumpanya nila. Great, binasa mo na ang buong report. Alam kong hindi ka kasi interesado kaya ako na lang ang gumawa para sa'yo. Sandali lang, kukunin ko ang envelope. You can check the pictures. Bukas na lang. Sabi mo handsome, di ba? Ano yung nahiga na sa sofa. Ngayon niya lamang nararamdaman ang pagod sa biyahe at napahikab siya. Yeah, very handsome. Ipinikit na ni Carla ang mga mata. Kahit pagrikgad ang lalaking yan, hindi pa rin mababago noon ang katotohanan ng hindi ko siya mahal, Wilbert. May ibig sabihin ba ang bitter two na yan? I love somebody. Hey, naramdaman niyang tinatapik nito ang pising niya pero ginupo na siya ng antok. At nang magising siya ay mag-uumaga na. Na nasa kama na siya ni Wilbert at ang kaibigan niya ay abala sa harap ng laptop nito. Gising ka na pala, pansin nito at ngumiti. Tara sa kusina, tikman mo ang bago kong discover. New recipe ang tinutukoy nito. Madalas itong gawin yon. Mataas ang tingin nito sa taste niya kahit nung nasa culinary school pa sila sa Europe. Gusto ko magkwento ka tungkol sa escapade mo sa Bicol. Nagpaubaya siya sa paghila nito dahil kailangan niya rin ng kaibigan mahihingan ng miserable niyang pakiramdam. Part 7 Finale. Isang oras na halos ang lumipas ay nasa attic pa rin si Renz at walang direksyon ng tanaw. Tumuloy siya sa resort sa halip na sa Maynila. Wala pa sa kondisyon para bumalik sa dati at harapin ang mga responsibilidad na iniwan niya sa opisina. May isang araw pa namang natitira sa isang linggo niyang vacation leave. Sir, may tawag kayo. Anong boses ni Manny Fredo mula sa ibaba? Hindi siya tuminag. Tatlong beses na yata siya nitong tinawag para sabihin may tawag siya. He gave the same order. Ang sabihin sa caller na nakaalis na siya. Manny Fredo, ang sabi ko ho, pakisabi na. Si Don Alfonso ho kasi ang nasa linya at papunta raw dito. Napaayos siya ng upo. Si Lolo Alfonso? Bakit siya nito susundan sa resort gayong kaalis lamang niya sa Javier Mansion kaninong umaga? Okay, bababa na ako. Aniya, at malalaki ang hakbang na tinungos niya ang hagdan. Sinagot niya ang tawag ng abuelo. In 20 minutes, Renz, nariyan na kami. Huwag kang aalis. Tura nito. Base sa seryoso nitong tono, na hinuha niyang importante ang sadya ng matanda. May problema ba sa kumpanya? Hindi naman siguro siya ipapakasal sa araw na to. At mapait siyang napangiti. Wala na siyang pakialam kung sino man ang babaeng yun. If marrying her would please the old man, he'll do so. Kabuntong hiningang naupo siya sa sofa matapos ang tawag. Manny Renz! Tawag ng galak na tinig ni Janet mula sa pinto. Tinakbo nito ang kinaroroon na niya. Tanga nito ang isang envelope. Pictures mo? Nasaan na pa sa lubong ko at gift na cash? Naaliw na nipos niya at kinandong ito. Patingin nga na makuha mo. Binuksan niya ang envelope. And there, lumabad sa kanya ang malaking larawan nilang dalawa ni Carla. Pakiramdam niya, may dumaklot na naman sa kanyang puso. Nagbara ang kanyang lalamunan kasabay ng pagbigat ng dibdib. Habang isa-isa niyang sinisipat ang mga larawan, nararamdaman niyang nag-iinit ang sulok ng mga mata niya. Nasaan na siya? Inosenteng tanong ni Janet. Umuwi na, honey. Hindi na babalik? Napalunok siya. Hindi malaman ang isasagot. Nang maulinigan niya pagdating ng isang sasakyan, inutusan niyang maglaro na muna ang bata. Ibibigay ko ang gift bago ako bumalik ng Maynila, okay? Lumango ito at humalik sa pisngi niya.
Pagkatapos ng ilang minuto, pumasok na sa kabahayan si Lolo Alphonse, kasunod ng driver nito. "Friends, sa itaas na tayo mag-usap." Nagsasalubong ang mga kilay na binasa ni Renz ang sulat na iniabot sa kanya ni Lolo Alphonse. Isang sulat kamay iyon. "Alphonse, binabasa mo ang sulat ko sa mga sandaling ito na isa lang ang ibig sabihin. Nauna na ako sa pareho nating patutunguhan, kaibigan. Ginawa ko ang sulat na to dahil nararamdaman kong pagod na ang aking puso. Ang totoo, matagal ko nang nais magpahinga subalit may mga bagay na kailangan ko munang tapusin upang magawa kong lumisan ng may katahimikan sa dibdib. Handa na ngayon ang aking apo. Ang aking nag-iisang prinsesa na harapin ang anumang mga hamon na darating sa buhay niya. Bagaman may kumpiyansa ako sa kanyang kakayahan, hindi pa rin ako lubusang matatahimik hanggat hindi ko natitiyak na may bagong pamilyang kakalinga sa kanya. Ayoko siyang iwan na mag-isa sa mundo. She may be 26 now and she seem tough, but she's not. She's still a baby. My baby and my only diamond. At ayoko siyang mag-isa. At ikaw, Alphonse, ipagkakatiwala ko sa iyo ang aking apo. Ito na siguro ang tamang panahon para tuparin natin ang matandang kasunduan. Habang binabasa mo to, naihanda ko na ang lahat. Iniwan ko sa aking abogado ang testamento at kalakip nito, ang sulating tutupad sa kasunduan natin sa panig ko. Kilala ko ang aking apo. Gagawin niya ang nais ko dahil hindi niya nanaising mawala ang islang pareho naming mahal. Sa panig mo, alam kong alam mo na ang dapat gawin. Goodbye, Alphonse. Please take care of my princess diamond. Felipe." Isang linggo bago siya namatay ay nakita kami, Renz. Napabaling siya kay Lolo Alphonse. "We talk about our old pledge, biruan lamang. Tinanong niya ako kung sino sa inyong mga apo ko ang nais kong maging asawa ng apo niya kung sakali. At ikaw ang napili ko." Huminga ito ng malalim bago sumandal sa kinuupang swivel chair. "Hindi ko akalain na yun ang huli naming pagkikita." At nabakas niya ang lungkot sa anyo nito. Ibinigay ng abogado ni Felipe ang sulat na yan nung dumalaw ako sa burol niya. Natigilan siya. Kung ganun, yun ang araw na kinausap nito si Kian tungkol sa plano nitong matchmaking sa kanya. At nang mismong araw na binasa ang testamento niya, umalis ng mansyon na pinakamamahal niyang apo dahil sa iniwan niyang addendum. Napangiti siya, hindi mapigilang maaliw sa kabila ng seryosong usapan. "Let me guess, ayaw niya magpakasal? Who would want to marry a stranger anyway? Magpakasal sa isang taong hindi niya kilala. Huwag lang mawala ang mana." Sarkastiko ang naging pagtawa niya. Pero tama si Alphonse, hindi isusuko ng dalagang ito ang isla. At napaayos siya ng upo, tumim ang kanyang tingin. Kung ganun, tinawag niya sa abogado ngayong araw na handa na siyang magpakasal pagkatapos ng isang linggo at tumawag sa akin ang abogado ni Felipe. 30 minutes ago, kaya ako narito. Oh my God, napatayo siya at hinagod ang batok. Bibiguin mo ba ako, Renz? May kung ilang minutong napatitig lamang si Rito. Wala siyang maapuhap na isasagot. Mahabang katahimikan ang namayanin sa pagitan ng maglolo. Wala ba siyang ibang choices? I mean, ako ba talaga ang kailangan maging groom niya? Lo? Ngayon lamang siya nagsimulang kabahan. Nasa addendum ang pangalan mo, Renz, and she can't marry someone else. Pareho pala kaming walang choice. Mapait na usal niya. Hindi niya kayang biguin ang kahilingan ng abuelo at ang babae naman ay hindi nais mawala ang mamahaling isla. Napabuntong hininga siya. So anong pangalan ng future wife ko, old man? Magaan ang tono niya pero naroon ang sarkasmo. Diamond Carla. Diamond what? Masahol pa sa bomba ang epekto ng pangalang yun sa sistema niya. Si Carla Renz. Si Carla ang babaeng pinag-uusapan natin. Siya, ang apo ni Felipe. At kung hindi ka babalik ng Maynila ngayon, mahihirapan kang hanapin siya sa Greece. She's heading there anytime tomorrow. Maya-maya pa, matuloy ng takbo ng kotse ni Renz patungo sa adres na sinabi sa kanya ng abogado ni Don Felipe. Mula sa airport, tumuloy siya sa mansyon ng mga di Diyos. Subalit wala rin si Carla.
si Attorney Santillan ang sumunod niyang pinuntahan. Nagulat ito nang makilala siya. Hindi marahil inaasahan nang bigla niyang pagdating. Itinuro nito si Wilbert ang kaibigan ng dalaga na takbuhan nito at siya nakakaalam kung nasa saan ang dalaga. Simula kasi nang basahin ng testamento, hindi na mahagilap ang apo ni Don Felipe. At ayon pa sa abogado, hanggang sa mga sandaling ito ay maaring hindi pa alam ng dalaga na siya ang pakakasalan nito. His heart swelled with love for the woman. Hindi niya maipaniwalang magsasakripisyo ito ng sariling kaligayahan. Huwag lamang mawala ang pinakamamahal nitong isla. Kaya pala ganoon na lamang ang pag-iyak nito. Nangungulila pa marahil to sa pumanaw na lolo. Pagkatapos sinakatakda pang mawala rito ang islang kinapapalooban ng mga alaalang na itong panatilihing buhay. Dying? No, ibang ibig kong sabihin. Mga salitang naalala niyang sinabi ni Carla sa kanya noon. Ang pagpapakasal pala sa isang lalaking hindi nito kilala ang ibig sabihin niya. Ayon pa kay attorney, hindi nito nagawang tapusin ang pagbabasa sa addendum dahil nag-walk out ng babae matapos itong marinig ang tungkol sa kasal. At nalaman din ng abogado mula kay Wilbert mismo na ang investigator's report tungkol sa kanya ay nasa mga kamay pa rin ng huli. Hindi pa nababasa ni Carla. Yun ang paliwanag kung bakit wala tong ka-idea na siya ang future husband nito. Paano nangyari hindi kanya kilala, Lolo? Usisa niya kay Lolo Alphonse habang magkatabi sila sa eroplano kanina. Pupuntahan nito si Kian kaya sumamang bumalik sa kanya sa Maynila. Mas madalas kasi siyang nasa abroad, Renz. Anito, nakita lamang kami sa burol ni Felipe. At sa dami ng nakiramay, may kruto ba kung hindi na niya ako natatandaan? Napansin niyang napapangiti ito. Nang itawag sa akin ni attorney na nawawala siya, labis ako nag-alala. At napawi ang lahat ng iyon nang makita ko siyang walang mali sa mga bisig mo ng araw na yun sa mansyon. Yun pala ang paliwanag kaya ganoon na lamang kainit ang pagtanggap nito kay Carla. Dahil sa una pa lang, nakilala na ito ng lolo niya. Maya-maya, ay hinagot siya nito ng malalim na tingin. I asked Ian about her. Alam kong nakasama mo siya sa resort. Naalala niya sinagot niya lamang ng katahimikan ng pag-uusisa ng abuelo nun. Kaya marahil ang pinsan ang inubligan itong magsalita. Ngumiti ito. Base sa ugnayan ninyong nakita ko, hindi ka kilala ni Carla at ang kaugnayan mo sa addendum. Yeah, sang-ayon niya. Mas pinili niyang iwan ako para magpakasal sa lalaking. Well, ako rin pala. At napatawa siya ng magaan. This time, masaya ang tawa niya. Call it fate, Renz. Nakangiting tumango siya. Namumuo ang excitement sa kanyang dibdib sa muli nilang pagkikita ng dalaga. At ngayon nga, heto na siya. Sa tapat ang gate ng bahay ni Wilbert. Sunod-sunod ang pusinang ginawa niya subalit walang tugon. Wala yatang tao sa bahay. Marahas siya nag-reverse. Handa na sana siyang umalis ng masalubong niyang isang preparating na sports car. At base sa facial expression ng lalaking nasa driver's seat, nang magtama ang mga mata nila, ito ang lalaking hinahanap niya. Renz? Naglad siya ng kamay na makaharap sila. Wilbert, right? Yeah. Hinahagot pa rin siya nito ng tingin sa mukha. Nang tanggapin ang pakikipagkamay niya. Where is she? Saglit itong natigilan pero hindi nagmaang maangan pa. Naihatid ko na sa airport. Mahigit 5 minuto na nakatayo lamang si Carla at napapabuntong hininga. Dapat ay pumasok na siya sa loob ng airport at nag-check-in para sa biyahe niyang patungong Greece. Pero hindi niya pa rin magawa. Nagdadalawang isip na siyang umalis. Paulit-ulit na nagre-replay sa utak niya ang mga sinabi ni Wilbert kanina habang nakasakay sila sa kotse nito. Tama ang kaibigan niya. O nakapag-desisyon na siyang magpakasal at hindi na magbabago ang isip niya. Bakit hindi pa ngayon? Doon din naman patungo lahat kaya bakit pa kailangan patagalin? Nagpakawala siya ng isang mabigat na buntong hininga. Anong gagawin niya sa Greece? May isang Renz din ba ron na magbibigay kulay sa bakasyon niya? Si Renz, napangiti siya nang makita sa isip ang masasayang eksena sa pagitan nila. Napakabait nito. Napapitlag siya sa pagtawag sa mga pasahero. Dalawang ulit siyang napabuntong hininga at nagdesisyon siyang humakbang palayo sa halip
na pumasok sa loob. Oras na para harapin ang lahat ng ito, Carla. Tuloy-tuloy ang mga hakbang niya patungo sa taxi na nag-aabang ng pasahero. Nagpahatid siya sa puntod ni Don Felipe. Halos isang oras siyang naroroon at kinakausap ang puntod nito. Nagkwento siya. Sinubatan niya rin ito. Pero sa huli, sa nangingilid na luha ay binulong niya. Mahal na mahal niya ito at sobra na niyang namimiss. Mula sa sementeryo ay tumuloy siya sa opisina ni attorney. Gulat na gulat ito nang makita siya. "I've changed my mind, Tito Frank. Kaniya sa walang buhay na tono. Hindi na ako haalis." At tumingi siya ng kopya ng testamento at addendum. Nagpaunlak naman ito. "Salamat, Tito." Aniya matapos nitong iabot sa kanya ang isang envelope. "Sorry about last time, ha. Kumusta ang empire ni Lolo? Liban sa naghihintay ang board sa pagdating mo, walang problema naman, iha. I'll show up, that's for sure. Uuwi na ako sa mansyon, Tito." Nasa pinto na siya nang may maisip siyang itanong. "Ang sabi ni Wilbert, safe ako sa lalaki na pili ni Lolo para sa akin. Since I trust you, I need your opinion too. Am I really safe with this man, Tito? Kilala mo ba siya?" Humulot ang noon nito at tinitigan siya. "Hindi pa kayo nakita?" At umarko ang mga kilay niya. "Hindi pa." Casually ang sagot. "Ang report, binasa mo na ba? Nasaan na nga ba ang report na yon?" Naalala niya. Nabasa na lamang niyang isinilid sa maleta niya habang nag-aayos siya ng gamit sa bahay ni Wilbert kanina. "Hindi pa rin." At tumango lamang ang abogado. "Mabawalan din ba siya ng mana tulad ko, Tito?" Hawak na niya ang doorknob nang itanong niya iyon. At hindi ito sumagot at nagkibit-balikat lamang. Paano kung ayaw niya akong pakasalan? Ngayon niya lamang naisip yun. Masyado siya naging focus sa sarili niyang issues. Ngumiti naman si attorney. "He will, iha. He will." "Good." Matabang niyang sabi at lumabas na ng opisina. Pabagsak na naupo sa sofa si Carla matapos siyang dumating sa mansyon. Agad kinuha ng mga kasambahay ang mga gamit niya at inakyat sa kanyang silid. Pinaiwanan niya ang kopya ng testamento at investigator's report. "Tomato juice, iha?" Nalingon niya ang kanyang yaya. Namamasa ang mga mata ng matanda habang hinahagod siya ng tingin. At halat na nag-alala ito sa kanya. "Yes, yaya. Ngintian niya to. I'm sorry, pinag-alala ko kayong lahat." Sunod-sunod ang pagtango nito at nakangiting iniwan na siya. Pagkalipas ng ilang minuto, nasa harap na niya ang juice. Naglalambing na niyakap niya to bago nagawang umalis sa tabi niya. "The old woman here miss me." Tumawa ito at niya po siya. Nalingon na niyang nasa bukanan ng kusina ang tatlo nilang kasambahay at nakamasid sa kanila. Nakangiti ang mga to. "Magluto kayo ng masarap na pagkain, nagbalik na ang prinsesa." Anang yaya niya. "That's right. Nagbalik na ako at hindi na ako aalis. Huwag kayo mag-alala." Iniwan na siya ni Yaya Josefina at maya-maya. "Tomorrow, your life will change, Carla." Anang isip niya. Bumuntong hininga siya at iginala ang tingin sa kabuuan ng mansyon. "Ay." Maya-maya ay padarag niyang inabot ang envelope upang basahin ang testamento. Dahil emotional siya ng araw na basahin iyon, ay hindi malinaw sa kanya ang lahat. Pagkatapos ay ang addendum ang binasa niya. Kusang huminto ang mga mata niya sa pangalang naron, ang pangalan ng kanyang husband-to-be. "Ranilo Javier?" Napakurap siya ng may isa pang pangalang nabasa. "Bienvenido Alfonso Javier?" "Javier? Javier ang lolo ni Renz." Automatiko ang pagbabago ng tibok ng puso niya. "Nagkataon lang ba? Pero hindi ba at parang pamilyar sa kanya, Don Alfonso?" Nagumigting pang lalo ang kabog sa dibdib niya. Hinalbot niyang envelope na kinalaligan ng report at nang pasadahan niya ng tingin ang detalye, ay marahas siyang napasinghap. It couldn't be. Sa nanginginig na kamay, hinapa niya sa loob ng envelope ang mga litratong sinasabi ni Wilbert. Nang tumambad sa paningin niya mukha ng lalaki sa larawan, ay mas marahas ang naging pagsinghap niya. Si Ranilo Javier at si Renz ay iisa. Paano nangyari yun? Napalingon siya sa pinto nang maririg niya ang tila nagtatalong mga boses. Napatayo siya. Hawak pa rin ang mga larawan. Yaya?
Naganap siya ng tao sa paligid. You can't stop me. Where is she? Nakaawang ang mga labing bumalik sa pinto ang mga mata niya dahil sa pamilyar na boses na yun. Ang natatarat ng kasambahayang una niyang nakita. Ma'am, nagpilit po siyang pumasok. Hindi napigilan ng gwardiya. At nahigit niya ang hininga ng magtama ang mga mata nila ng taong tinutukoy nito. Renz? Hindi naglago sa lalamunan niya ang pangalan. Naghinang ang kanilang mga mata. His eyes filled with readable emotions. Agony, tenderness, longing and desire. And when her tears started to fall, his eyes got misty. Hindi ko alam. Muli niyang naibulong. Tumango ito at ngumiti ng buong suyo. Her heart melted the sweetest way. Pero walang sino man sa kanila ang humakbang para lapitan ng isa't isa. Mahal pa rin kita kahit mas pinili mo ang isla kaysa sa akin. He said softly. Nagsulot-sulot ang malalaking patak ng luha niya. Niyuko niya ang mga litratong hawak. Ngumiti. Pagkatapos ay muling ibinalik sa mukha ni Ren sa mga mata. Hindi siya nagkamali ng pangalang nabasa. Totoo nga na si Renz. I didn't know it's you. Usal niya sa basag na tinig. Nagahalo ang samot-saring emosyon sa kanyang dibdib. Mahal pa rin kita kahit ilang beses mo na akong sinaktan. Tila walang narinig na tura nito at hindi nito inalis ang tingin sa mga mata niya. Renz, mahal pa rin kita kahit wala ka nang ginawa kundi iwan ako. She sobbed. I'm sorry. Mahal pa rin kita kahit lagi ka nagsusorry. Tubawa na siya kahit lumuluha. Nagsimula siyang humakbang palapit dito. Si Renz ay nanatili lamang sa kinatatayuan. Mahal kita kahit iyakin ka. Oh, she was laughing and crying at the same time. Tinawid niya ang distansya naghihiwalay sa kanila at nagpakulong sa naghihintay nito mga bisig. Huminto ang pag-ikot ng mundo nang maramdaman ni Carla ang mahigpit nitong pagyakap. At nang mariin siya nitong hagkan sa noo, alam niyang hindi na siya nito hahayaang mag-isa pa. Hindi mabibigo ang lolo mo. I'll take care of you, sweetheart. Kami ang bago mong pamilya ngayon. Nagpatuloy siya sa paghikbi sa dibdib nito. Inilabas niya lahat. Ang sakit na pinagdaanan niya, ang kawalan ng katahimikan ng kalooban, ang pangungulila niya rito, ang lahat ng bigat sa dibdib niya na ilang araw siyang pinahirapan. Shh! Love, I'm here now. He was kissing her crown again and again. I love you, Ranilo Javier. Umuungol ito at tila nagpoprotesta. Just Renz, Carla. Nangingiting pagtatama nito at tumawa siya. But Ranilo sounds better. She teased and looked up. He kissed her hard on the mouth. She kissed him back without reservation. This time. At dito na po nagbawakas ang kwento ng pag-ibig ni Renz at Carla. Naway nag-enjoy kayo at muling na in love. Samahan po ninyo ako muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Pero bago tayo magtapos, nais ko po kayong pasalamatan sa patuloy niyo pong pagsuporta, pakikinig at panonood sa mga kwento ng MAZ Stories. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all.